Napataas na lamang ang kilay ni Mara sa limang paper bags na nasa kanyang harapan. Bukod dun ay mayroon pang isang box ng white chocolate at isa pang kulay pink na human-sized teddy bear. Ang dami naman nito, Thunders! Nailing na lamang siyang napabaling sa lalaki. Sa lumipas na isang linggo, ay walang palya ang pagbibigay sa kanya ni Javier ng kung ano-anong regalo, gaya ng jewelries, damit, sapatos, at bags. At saka bakit araw-araw na lang, ha? Just let me do this, Maya. I just want to pamper you. Bago pa siya matapos na sabihin, ay natigil siya ng pagsalita si Mara. Ay naku, bahala ka sa life mo. Basta kapag namulubi ka bigla, wag mo akong sisisihin. Akmang aawang na ang labi ni Javier nang marinig nila ang pagkatok sa pinto. Bago siya makahuma, ay kaagad nang humakbang si Mara palapit sa pinto upang buksan yun. Bumungad sa kanyang paningin ang isa sa mga katulong. Magandang gabi, Ma'am Mara. Yumukot ito bilang paggalang. Magandang gabi rin, Aya. Ginawaran niya ito ng matamis na ngiti. Sandaling bumaling ang katulong kay Javier. Nang ibalik nito ang tingin sa kanya ay marahan niya itong tinanguan. Binigyan niya ito ng ekspresyon na tila nagsasabing sabihin na nito ang gusto niyang sabihin sa lalaki. Napalunok ang katulong bago umawang ang kanyang labi. Sir, may kailangan po kayong malaman. What is it? Nanatili naman ang walang kangiting-iting mukha ni Javier. Tumating na po si Don Flacido. Otomatikong nagsalubong ang kilay nito sa narinig. What? Why didn't I know about this? Biglaan po ang pagdating niya. Maging si Sir Gabriel po ay nagulat. Napabuga ng hangin si Javier. Kita ang frustration sa mukha nito. Di tuloy na iwasan ni Mara ang mapaisip kung sino ang dumating na tinutukoy ng katulong. Pinapatawag po niya kayo sa main house, muling saad ng maid. Muli namang napabuntong hininga ang lalaki bago sumagot. Okay, pupunta ko siya. Pati raw po si Ma'am Mara, sir. Nalukot naman ang mukha ni Javier sa tinuran nito. What? But why? Hindi ko rin po alam. Dumako ang tingin niya kay Mara. Lumambot rin ang ekspresyon nito. My father has arrived. He wants to see us. Napakurap-kurap naman si Mara sa narinig. Tanong sa sarili, bakit gusto siyang makita ng Don? But if you're not ready yet, it's okay. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Marahan siyang umiling. Pinilit niyang umiti. Sasama ako. Tila naman natigilan si Javier sa kanyang sinabi. Hindi naman nangangain ng tao ang tatay mo, di ba? No, but are you sure? Marahan siyang tumango. Nang ilahad nito ang kanyang palad ay mahina niya yung tinampal. Kaya ko nang maglakad, Thunders. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Bumaling si Javier sa katulong. Marahan niya itong tinanguan na parabang nagsasabing pwede na itong umalis. Kaagad rin silang lumabas matapos yun. Nang magsimulang humakbang si Javier ay sumunod na rin siya rito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mara nang pumasok sila sa malaking pintuan. Kadugtong ang House of Gabriel at House of Soler, pero may sariling main door. Nangingibabaw sa loob ang kulay wood brown at cream. Mukha ring mamahalin ang mga furniture sa loob na gawa pa sa Nara. May mga display cabinet sa loob na may lamang figurines at iba pang antique collections. Ibang-iba ang ambience nito kumpara sa dalawang bahay na napasok na niya. Papa, natigil siya sa paggala ng paningin. Otomatikong sinundan niya ang tingin ni Javier na nasa kanyang harapan. Halos isang dipa ang layo nito sa kanya. Tumambad sa kanya ang lalaking may katandaan na. Puti na ang buhok nito at kulubot na ang balat. Gayunpaman ay makikita pa rin ang kakisigan nitong taglay. Sa unang tingin ay mahihinuhang sa kanya naman na ni Javier ang kulay ng kanyang mata at tangos ng kanyang ilong. Walang emosyon nitong tinawid ang distansya nila ng kanyang anak. Iika-ika ito at may gamit na tungkod. Kasabay ng paglapit niya ay ang unti-unting pagguhit ng galit sa kanyang mga mata. Nang tuluyan itong makalapit, ay lumagapak sa pisngi ni Javier ang isang malakas na sampal. Napasinghap na lamang si Mara sa nakita. You disappointed me, Soler! Umalingaungaw ang galit nitong tinig sa loob ng malawak na sala. Yumukod naman si Javier.
tila isang basang sisiyo. I'm sorry, Papa. Hindi mo ba inisip ang ginawa mo? Dinuro nito ang dibdib ni Javier gamit ang kanyang tungkod. Bumuntis ka ng babaeng hindi mo pa asawa. Nasaan ang bayag mo? Tarantado ka! Ipinalo nito ang tungkod sa braso ni Javier. Galit na galit ito at kulang na lamang ay umusok ang ilong nito. Javier! Kusang lumapit ang mga paa ng dalaga nang muling ihampas ng matanda ang hawak. I want you to fix it immediately. Walang bastardo sa pamilya natin. You have to marry the mother of your children as soon as possible. But Papa, no buts, Javier. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Susundin mo ang gusto ko dahil yun ang tama. Let me speak, Papa. Mara needs time to... Humawak siya sa braso ni Javier, dahilan upang mapatigil ito sa pagsasalita. Mawalang galang na po, sir. Mahinahon niyang saad, dahilan para mapatitig sa kanya ang matanda. Sure po ba kayong approved ako sa inyo? Baka po kasi din you knows, galing po ako sa mahirap na pamil. Itinaas nito ang kanyang palad, na tila nagsasabing tumigil siya sa pagsasalita. I know all about you, young lady. Wala pa rin siyang kangiti-ngiti, ngunit mas mahinahon na ang tinig nito kumpara kanina. Lahat ng naging manugang ko ay kinilatis kong mabuti. And of course, you are not an exception. Tila nanuyo naman ang lalamunan ni Mara sa sinabi nito. We will visit your family to formally ask for your hand and talk about the coming wedding. Papa! Natigil si Javier sa kanyang akmang pagtutol nang bumaling sa kanya si Don Flacido. Matalim ang titig nito at tila sa isang iglap ay bumalik ang bangis nito kanina. Huwag kang makialam dito, Javier. Hindi pa nawawala ang galit ko sa iyo dahil sa kahihiyang ito. Pinaningkitan niya ito ng mata. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginawa mo sa kasal ni Alter. And for Pete's sake, iisang babae lang pala ang pinag-aagawan ninyo. Napangyuwi na lamang si Mara sa narinig. Hindi ko papalampasin ang ginawa ninyo ni Alter. Natigil sa akmang pagsasalita si Javier nang mapansin niyang nasa main door ang mata ng Don. Pareho silang naparingon ron ni Mara. Granddad, you're home! Hindi naman umimik ang matanda. Sa halip ay bumaling ito sa kanilang dalawa ni Javier. You two, get out of my sight. Alter and I needs to talk. Marahan na lamang na napatango si Javier. Tila tuod naman si Mara na nagpatangay nang marahan siyang hilahin ni Javier palabas ng bahay. Ayos lang bang iwan natin dun si Alter? Baka saktan siya ng tatay mo. Hindi niya naiwasang lumingon sa pinanggalingang direksyon. He won't. Alter is Papa's favorite grandson. Napatango na lamang siya. Okay, sabi mo eh. Nang makarating sila sa loob ng kanilang silid, ay saka lamang binitiwan ni Javier ang kanyang kamay. May sugat ka sa labi. Gamutin muna natin yan. Nanatili ang tingin nito sa gilid ng labi niyang may maliit na gasgas at sa pisngi niyang namumula dahil sa sampal na natamo. Tingin niya ay nakuha nito ang maliit na gasgas sa suot na singsing ng matanda. You will? Tila di makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, may talent fee ako, hindi yun libre. Biro niya. Gumuhit naman ang munting ngiti sa labi ni Javier. Tara na, sige ka, baka biglang magbago isip ko. Sandali pa niya itong tinitigan bago ito kumilos para kunin ang first aid kit. Bakit mo kasi hinayaang saktan ka ng tatay mo? Tumungo siya sa kama. Ipinatong niya sa bedside table ang kit. Kaagad ring sumunod at umupo sa kama si Javier. He's my father, Mara. I will always respect him, no matter what. Napalukip-kip na lamang siya kasabay ng pagbaling niya ng tingin sa lalaki. Pero sana balang araw, huwag kang maging ganun sa mga bata. Kapag nagkamali, pwede namang kausapin ng maayos. Marahang tumango si Javier. I love them so much, Mara. Kahit kailan ay hindi ko sila magagawang pagbuhatan ng kamay. True ba yan? Pinaningkitan niya ito ng mata. Of course. And by the way, tungkol sa sinabi ni Papa, kung hindi ka pa handa, ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang pagpunta nila sa bahay nila para sa pamamanhikan. Tapos ano, sasaktan ka niya ulit? Hindi na naiwasang magtaas ng kilay. Ay nako, sige na, gora na tayo sa gusto niya.
Napaayos naman ng upo si Javier sa tinuran niya. Mataman itong napatitig sa kanya. You mean? Binitin nito ang kanyang sasabihin at tila hinihintay siyang ituloy yun. Huwag na nating pahabain ang chika, arat na, pakasala tayo. You marry me? Tila di makapaniwalang tanong niya. Ayaw mo? Sige, huwag na lang, madali naman ako kausap. No, of course, gusto ko. Mabilis nitong sagot. I just can't believe. It feels like I'm dreaming. Mahina siyang natawa sa tinuran nito. Nananaginip ka talaga, Thunders. Kaya gising na. Pumitik si Mara sa harap ng mukha nito. Gising na. Walang kasalang magaganap. Walang bawian, please. Lalo siyang natawa sa itsura nito. Para itong batang nagmamakaawa. Ikaw kaya itong maraming hanas dyan. Nakatawang turan niya. Natigilan lamang siya sa pagtawa nang humawak si Javier sa kanyang kamay. I wanna hear it from you again, Mara. Sincero ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ay, ang kulit! Pasimple niyang tinanggal ang kamay ni Javier na nakahawak sa isa niyang kamay. Oo nga, papakasalang kita. Thank you! Mabilis siya nitong niyakap. Para namang tumigil ang ikot ng mundo ni Mara sa ginawa nito. Nang humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Javier, ay para siyang bumalik sa realidad. Ayoko ng asawang clingy, Thunders, kaya tama na, huwag mo na akong landiin. Tinapik nito ang balikat ni Javier para iparating na tanggalin nito ang pagkakayakap sa kanya. Agad naman tumalima ang lalaki. Thank you so much, Mara. Nakaguhit sa labi nito ang isang ngiti. Ngiting abot sa mata. Kita ang ningning sa mga mata nito. Para namang tumigil ang ikot ng mundo ni Mara. Tila nagliwanag si Javier sa kanyang paningin. Lalo itong gumwapo sa paglitaw ng pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. I promise, you'll never regret marrying me. Kinuha ni Javier ang kanyang kamay. Maya-maya lamang ay dumapo ang halik nito sa likod ng palad niya. Napakurap naman si Mara. Tila bigla siyang bumalik sa realidad. Halika na dito, gamutin na natin yung sugat mo. Pag-iiba ni Mara sa usapan. Marahan niyang binawi ang kamay niyang hawak ni Javier. Umupo na rin siya sa kama matapos yun. No need, it's just a small bruise. Eh paano yung nasa pisngi mo? Natigil ito sa akmang pagsagot nang marinig nila ang tatlong katok sa pinto. Mahina itong napabuntong hininga bago ito tumayo at tinungo ang pinto. Nang buksan ni Javier ang pinto, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Amber ang katulog. May dala itong cold compress bag. Saglit silang nag-usap ni Javier bago nito isara ang pinto at bumalik sa kanyang pwesto. Inutos ni Papa. Tila pang iimporma sa kanya ni Javier nang makalapit na ito sa kanya. Akin na. Kinuha niya ang hawak nitong cold compress bag. Ngunit napaawang ang labi niya nang biglang humiga si Javier sa kanyang kandungan. Tumagilid rin ito upang harap sa kanya ang pisngi nitong namumula. Napatikhim na lamang si Mara bago nito marahang idampi sa pisngi nito ang cold compress. Ganun lang si Papa Mara, but deep inside, he is soft-hearted. Biglang saan nito? Soft-hearted bang matatawag yun? Sinaktan ka niya at sa harapan ko pa. Nagawa lang niya yun kasi may kasalanan ako sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya. Wala siyang masabi dahil maging siya din naman ay nagawang saktan ng mama nang makita siya nito. Nasampal din naman siya dahil nabuntis siya ng walang asawa. Hindi lamang niya in-expect na ganun din ang magiging reaksyon ng ama ni Javier dahil lalaki naman to. By the way, the kids are with their grandfather right now. They will be sleeping with him tonight. Ano? Ibig sabihin? Napalunok siya bago muling nagsalita. Tayong dalawa lang dito? Yes. Hoy Thunders, huwag mo kong gagapangin. Pinanlakihan niya ito ng mata. Mahina namang natawa ang lalaki sa kanya. Napakurap siya sa nakita nito. Bago ulit yun sa kanyang paningin. Hoy, bakit ka tumawa ha? Kanina ka pa eh, para kang engot. May pangiti-ngiti ka pa kanina. Ang tawa ni Javier ay naging malapad ng ngiti. Bahala ka na nga dyan sa buhay mo. Kinuha niya ang kumot at kaagad na nagtalukbong. Ginawa niya yun para iwasan ang lalaki. Pakiramdam niya kasi ay lalabas na ang puso niya dahil sa malakas na kabog nito. Ngumiti ka dyan hanggang next year, basta ako matutulog na. Okay, good night my beloved.
Maya-maya lamang ay narinig niya ang mahinang yapak na tila papalayo. Hindi na siya nag-abalang tanggalin ang kumot. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay naramdaman niya ang paglubog ng kama. Napalunok siya nang maramdaman niya ang pagtabi ni Javier sa kanya. Bumalikwas siya ng bangon. Pakiramdam niya kasi ay biglang uminit. Nang bumalik siya kay Javier ay nakita niyang nakaawang ang mapulang labi nito. Tila nagulat sa bigla niyang pagbangon. Napakurap siya nang mag-play sa utak niya kung paano siya masuyong hinalikan noon. Naalala rin niya kung paano siya tumugon noon. Nang maalala niya ang pagdausdos ng labi nito sa kanyang leeg, ay kagad niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hey, what's wrong? Tumikhim siya at tinipon ang kanyang lakas ng loob upang magsalita. Maliligo pala ako bago matulog. Bago pa makaimik si Javier, ay mabilis na niyang tinungo ang pinto ng banyo. Halos kalahating oras ang tinagal niya ron. Polluted na ang brain cells mo, self! Turan niya sa sarili nang muli niyang maalala ang paghahalikan nila noon. Nang lumabas na siya ng banyo, ay tanging bathrobe lamang ang kanyang suot. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang makita niyang gising pa si Javier. Wala itong pang itaas. Nakasandal ito sa headboard ng kama at nakatuon ang mata sa laptop na nasa kantungan. Nang makita niyang nag-angat ito ng tingin, ay binilisan na niya ang hakbang patungo sa walk-in closet. Nang makapili siya ng pantulog, ay doon na rin niya tinuyo ang kanyang buhok gamit ang blower. Tinagalan niya talaga. Baka sakaling pagbalik niya ng silid, ay tulog na ang lalaki. Kulang-kulang isang oras din siya sa loob. Sa labis na boredom ay inayos na rin niya ang ilang gamit sa loob. Nang maramdaman niyang tila pipikit na ang kanyang mga mata, ay saka lamang siya nagdesisyon na umalis na ron. Anya, siguro naman ay tulog na si Javier. Nang makalabas siya ng walk-in closet, ay nalaglag ang kanyang panga. Nasa ganong ayos pa rin si Javier. Abala ito sa pagtipa sa kanyang laptop. Nang maramdaman nito ang presensya niya ay kagad itong nag-angat ng tingin. Come on, let's sleep. Kaswal na turan nito, kasabay ng pagsara nito sa laptop na nasa kanyang kandungan. Lupaypay na lamang ang balikat ni Mara na tinungo ang kanyang pwesto kanina. Dumiretso siya ron ng higa. Walang imik siyang tumagilid patalikod sa lalaki. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang paghiga nito sa kanyang tabi. Nanuyo ang kanyang lalamunan nang maramdaman nito ang pagpulupot ng braso nito sa kanyang bewang. I'm excited and feeling nervous for tomorrow. Tumama ang hininga nito sa kanyang batok, kaya naman napalunok na lamang siya. I hope meeting your parents will go smoothly. Nakaramdam naman ng kaba si Mara nang maisip niya ang kanyang magulang. Anya sa sarili, magdilang anghel nawa si Javier. Magsunod na pumarada ang dalawang magarang sasakyan sa harap ng bungalow. Mula sa bahay na kadikit ng maliit na bahay ay nagsimula na ring lumabas ang mga tao at nakiusyoso. Tila ba may dumating na artista? Hindi naman naiwasan ni Mara ang manliit nang bumaba sa ikalawang sasakyan si Don Flacido. Anya, ang bahay nila ay kasing lawak lamang ng isang kwarto sa mga soler. Nabaling lamang ang tingin niya kay Javier nang pisilin nito ang kanyang palad. Binigyan siya nito ng sinserong tingin. Don't be nervous. Marahan na lamang siyang tumango bilang tunggon. Maring Amaya! Lumabas ka! May bisita kayo! Sigaw ng isa sa kapitbahay nila. Lumapit naman ang isa sa kapitbahay nila. Nagniningning ang mga mata nitong sinuri ng tingin ang kabuuan ni Mara. Simple lamang ang estilo ng suot niyang kulay peach na bestida. Ngunit di maikakailang mamahalin ito. Ang tagal mong nawala ah! Balita namin, nag-asawa ka na. Tipid ng ngiti na lamang ang naisukli nito sa ali. Ngunit nang hindi siya umimik, ay dumako naman ang tingin nito sa katabi niyang si Javier. Nakasuot naman ito ng light blue polo na nakatupi ang manggas hanggang sa kanyang siko. Tinernuhan niya yon ng itim na pantalon at sapatos. Siya bang napangasawa mo? Usisa ng ali habang nananatili kay Javier ang tingin. Ngunit maya-maya lamang ay nanlaki ang mga mata nito. Kilala kita! Bulalas niya. Huwag naman masyado titig, Mare, at baka mausog yung bisita ko. Sabat ng pamilyar na tinig.
pare-pareho silang napatingin sa pinagmulan ng boses. Mama, tila kusa yung naibulalas ni Mara nang makita niya ang kanyang inang papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng kulay dilaw na t-shirt at kulay itim na leggings. May suot rin itong kulay dilaw na turban. Mga kapitbahay, tapos na ang show. Pwede na muna kayong umuwi. Malakas na turan ni Amaya sa landanan. Hindi naman nakaligtas sa pandinig nila ang bulungan ng mga kapitbahay na nakiusyoso. Huwag kayong advance, mga mare. Huwag kayong magkilala. Chismisan tayo mamaya kapag nakaalis na ang bisita ng anak ko. Napangyui na lamang si Mara sa inasta ng kanyang ina. Mama naman ni. Maktol niya sa asta nito. Tila bigla siyang nahiya dahil naroon si Javier at si Don Flacido. Halika nga ditong bata ka. Hinila nito ang kanyang kamay. Inilayo niya ito ng ilang hakbang lamang sa kinatatayuan ni Javier. Sino ba kasi ang mga kasama mo? Sandali pa niyang tinapunan ng mga tingin ang mga ito. At siguradong narinig ng mga ito ang sinabi dahil hindi naman ganun kalayo ang distansya nila. Sa loob ko na lang sila ipapakilala, ma. Pinamewangan naman siya ng kanyang ina. Ilang sandali itong tumitig sa kanilang mga bisita bago muling bumaling sa kanya. Mga soleryang dalawang yan eh, bakit sila nandito? Napalingon naman si Mara kay Javier. Binigyan niya ito ng nahihiyang ngiti. Sinuklian naman siya ni Javier ng tipid ng ngiti bago niya ibalik ang tingin sa kanyang ina. Para po sa pamamanhikan, ma. Naku, mabuti naman. Hindi naman yata ako papayag na hindi kanya panagutan. Kung ganun po, tara na sa loob. Ngunit tila di naman siya inintindi ni Amaya. Sa halip ay iginala nito ang kanyang paningin. Eh nasa na yung mapapangasawa mo? Hindi nyo naman yata kasama yung alter. Maya-maya ay saad nito. Otomatikong napatingin si Mara kay Javier. Para alamin ang reaksyon nito sa sinabi ng kanyang ina. Ngunit nanatili namang walang emosyon ang mukha ng lalaki. Kasi po, hindi naman po siya ang mapapangasawa ko, ma. Agad namang nagsalubong ang kilay ng ginang sa tinuran ni Mara. Ano? Narinig mo na, ma. Huwag po tayong feeling bingi. Humalukip-kip naman si Amaya. O siya, kung ganun, sino? Bumaling si Mara kay Javier. Siya? Bulalas ng kanyang ina. Marahang tumango si Mara bilang tugon. Laglag ang panga ng ginang. Tila otomatiko rin nitong sinuri ang kabuuan ni Javier Soler. At bakit siya? Ha? Siya po ang ama ng mga anak ko, ma. Akala ko ba yung alter ang tatay? Akala ko rin po. Nanlaki ang mata ng ginang. Ano? Ibig mong sabihin? Mali ka nang iniisip, ma. Mabilis nitong pinutol ang sasabihin ng kanyang ina. Mahal, tama na yan, nakakaya sa mga bisita natin. Pasalamat na lamang si Mara at biglang lumabas ng bahay ang kanyang ama. Pasensya na po kayo mga sir, tuloy po kayo. Magalang na baling nito sa mag-amang Soler. Thank you so much po, Papa. Yumukot si Javier bilang paggalang. Napataas na lamang ng kilay si Mara sa narinig. Huwag masyadong advance, baka mausog. Mahina nitong siniko si Javier at ibinulong yun. Pero hindi naman nakaligtas yun sa pandinig ng kanyang ama. Ayos lang naman. Ang mahalaga'y gumalang yung tao. Nakangiting saad ni Norberto sa landanan. At isa pa, kung dun rin naman patungo, hindi naman masamang agahan ng konti. Nang tuluyan silang makapasok sa loob ng bahay, ay magiliw silang pinaupo ni Norberto. Nagpakuha rin ito ng merienda para sa kanila. Naging tahimik na rin si Amaya matapos ipakilala ni Mara ang magkabilang panig. Naging maayos naman ang usapan. Magbibigay po kami ng dote. Nako, hindi na kailangan. Ang mahalaga lang, mahango ang dignidad ng anak ko. Mabilis na tanggi ni Norberto. I insist po. Humawak pa siya sa kamay ni Javier, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Huwag na Javier, para mo naman akong binili niyan. Sundin na natin ang gusto nila, iho. Mahinahong sabat ng Don bago pa makaalma si Javier. So, let's talk about the wedding itself. Sunod nitong saad. Ano po sana, kahit sa civil wedding na lang po, yung simple lang. Hindi naman yata ako papayag dyan, iha. I'm sorry, Papa, but I understand her. Pwede naman pong secret na lang muna, then after that,
saka na kami magkakaroon ng mas magarbong kasal. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Don. Tila tutol pa rin ito. Para maiwasan na rin ang conflict, kung sakaling may gustong manggulo, maiwasan natin yun. You know, Papa, we have a lot of business rivals. Nagpakawala naman ng mahinang hininga ang Don. Ganito na lang, unahin na natin ang pirmahan. Then after 6 months, we will have the wedding. I believe a 6 months preparation is just enough. Gusto ko pa rin ng magarbong handaan. Bumaling naman si Javier kay Mara. What do you think? Okay, sige. Ilang minuto pa silang nag-usap-usap. Pinag-usapan nila ang mga detalye sa kasal. Nang masettle na ang plano ay nagpaalam na rin silang uuwi na. Inihatid pa sila ng mag-asawang salandanan sa labas. Yung mga apo ko, dalhin mo sila minsan dito. Kailangan nilang makilala ang maganda nilang lola. Maluhaluhang saad ni Amaya sa landanan. Nang tila mahuhulog na ang luha nito, ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Oh sige, ingat kayo sa biyahe. Bago sila tuluyang sumakay ng kotse, ay mahigpit na yakap ang ipinabaon ng mag-asawa kay Mara. Mula naman sa di kalayuan ay nakaparada ang kulay puting kotse. Mula sa loob ay mataman silang pinapanood ni Alter. Bakit sila nakipagkita sa parents ni Mara? Walang kangiting-iting tanong niya kay Marlo Guzman na nasa passenger seat. Ni hindi niya rin ito tinapunan ng tingin. Nanatili ang atensyon nito sa 5 tao na nag-uusap pa sa harapan ng bahay ng mga salandanan. Para daw sa pamamanhikan, sir. Nag-ikting ang panga nito habang diretso ang tingin kay Mara na pinagbuksan ni Javier ng pintuan ng sasakyan. No! She can't marry, Uncle! No way! Walang pagsidhan ang tuwa ni Mara. Buong akala niya ay sasaktan na naman siya ng kanyang ina. Ngunit naging maayos naman ang usapan nila kanina. Hindi tuloy mapalis ang kanyang ngiti habang nasa biyahe sila pabalik ng mansyon. You look happy. Puna sa kanya ni Javier. Dahilan para mapatingin siya sa lalaki na nakaupo sa tabi niya sa backseat. Kasi napatawad na ako ni Mama. Sumilay naman ang ngiti ni Javier. At pasensya ka na rin sa Mama ko. Masyado siyang astig kanina. It's okay, Mara. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Lahat ng tao may kanya-kanyang personality. Napangiti na lamang si Mara. Hindi na rin naman siya umimik. Natuon na ang pansin niya sa pagpasok ng sasakyan sa mansyon ng mga Soler. Come on, come with me. Inilahad ni Javier ang kanyang kamay. Napatitig naman ron si Mara. Hindi siya agad nakaimik dahil sa pagkabigla. I'll show you something. Anong ipapakita mo? It's a surprise, Mara. Oy! Hindi naman siguro vault yan na punong-puno ng pera at gold bars, no? Mahina namang natawa si Javier. Huwag kang tumawa. Nagtatanong lang ako kasi hindi pa ako handang yumaman. No, it's not a vault. Pinaningkitan na lamang niya ng mata ito bago nito iabot ang kanyang kamay. Nang sandaling magdaiti ang kanilang mga palad, ay nakaramdam siya ng kaiga-igayang init na kaysarap sa pakiramdam. Nagpatianod na lamang siya nang marahan siya nitong hilahin pababa ng sasakyan. Nang magsimula silang maglakad, ay tila nagsimula ring maghurumintado ang kanyang puso. Binaybay nila ang pasilyo sa House of Soler. Nang makarating sila sa tapat ng isang pinto, ay tumigil sila sa paglalakad. Open it! Nakangiting turan ni Javier sa kanya. Puno naman ng pag-aalangan na itinaas ni Mara ang kamay. Nang dumapo ang kamay niya sa seradura, ay hindi niya naiwasan ang kabahan. Ngunit ang kanyang pag-aalangan ay nabura nang pumatong ang mainit na palad ni Javier sa kanyang kamay. Nanatili sa ganong ayos ang kanilang mga kamay nang pihitin ni Javier ang seradura. Bago patuluyang bumukas ang pinto, ay itinakip ni Javier ang isa niyang kamay sa kanyang mga mata. Hoy, bakit may maganito? Baka mamaya niyan, plano mo pala akong isalvage niyan. Narinig naman niya ang mahinang tawa ni Javier. Kasunod ay ang marahan itong pag-alalay sa kanya papasok sa loob ng silid. Are you ready, Mara? Tanong nito matapos ang ilang hakbang. Hindi naman siguro ako magugulat ng sobra, no? I'm not sure. Pinapakaba mo ang heart ko! Nagpapadyak na lamang si Mara. Sige na, surprise reveal na! Unti-unting tinanggal ni Javier ang palad niyang nakatakip sa mga mata nito.
Bumungad sa kanya ang malawak na silid. Maliwalas ang paligid dahil bukod sa maliwanag ang ilaw ay kulay puti pa ang dingding. Sa kisame ay nakalambitin ang kulay pula at hugis pusong lobo. May mga heart garland rin ang nakasabit sa kisame. Bukod ron ay may mga LED lights ring nakasabit sa paligid. Sa sahig naman ay nagkalat ang mga pulang konfeti. Sa gitnang bahagi ay mayroong table na good for two. Kulay pula rin ang telang pansapin ron. Sa gitna ng mesa ay mayroong candlelight. Mayroon ding dalawang hugis pusong frame kung saan makikita ang larawan nila ni Javier. Kuha yun ang panuuri nila ang sunrise na pinuntahan nilang resort. Ano to? Bumaling siya kay Javier na nasa kanyang likuran. Hindi pa naman Valentine's Day, diba? Today is more special than Valentine's Day, Mara. This is the happiest day in my life because you're with me right at this moment. Pinigil naman ni Mara ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Mga linyahan mo talaga, oh. Diretsahin mo na lang kaya ako. Lalo namang lumawak ang ngiti ni Javier. Ramdam niya ang kilig ng babae kahit pilit nitong tinatago. Buong kumpiyansa niyang inilahad ang kanyang kamay. Can I have this dance? Sasayaw lang pala eh, may pa-introduction pang nalalaman. Tinanggap nito ang kanyang kamay. Marahan naman yung hinila ni Javier at ipinatong sa kanyang balikat. Maya-maya pa ay pumailan lang ang malamyos na musika. One early night of October, when I met my forever in dark road of danger, comes a young lady intruder. Then just like characters of fairy tales, I found a damsel turned knight. Pareho na lamang silang napangiti. Bumalik sa alaala nila ang una nilang sayaw sa pinuntahan nilang resort noon. Inihilig ni Mara ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Humigpit naman ang pagkakaya po sa kanya ni Javier. Pareho nilang ninamnam ang awitin. Swords and armors in life's battle. Brave or not, to the young lady I stumble. Oh my beloved, hold my hand. Take me, own me, ever and ever. Dumaloy sa alaala nila ang kanilang unang pagtatagpo. Kung paano kumunot ang noo ni Javier matapos silang magbanggaan. Nailing na lamang si Javier. Aanya sa sarili. Nang una pa lamang niya itong makita sa family picture ng mga Soler, ay nakuha na nito ang paghanga niya. Let's make a happy endings together, in a love that strays forever. It's you whom I only want, my young lady. Trophy of my life. Dumaloy sa alaala ni Javier ang nakaraan. Naalala pa niya kung paano niya panoorin si Mara mula sa malayo. Nakontento siyang panoorin ito sa loob ng kanyang sasakyan habang nasa labas ito ng inuukupang bahay. Gustong-gusto niya itong lapitan. Ang haplusin ang umbok nito sa tiyan. Gusto niyang samahan ito habang nagdadalang tao. Ngunit kinain siya ng takot na baka lalo itong magalit sa kanya. Nakontento siya sa mga pictures at videos na ipinapadala ni Tado. Gumuhit din sa alaala niya kung paano ito nagalit sa kanya noon. Kaya naman ngayong maayos na sila, ay abot langit ang sayang kanyang nadarama. Sa labis na ligaya ay hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha na kaagad rin naman niyang pinunasan. Hindi naman nakaligtas sa pantinig ni Mara ang pagsinghot ni Javier. Uy, bakit? Kaagad niya itong tiningala. Wala itong kahit anong luha sa pisngi. Ngunit namumula ang mata nito at ang tungki ng ilong nito. Masaya lang ako. Nangunot naman ng noo ni Mara. Kasi magiging Mrs. Soler ka na. Matagal pa yun na. Maghihintay pa tayo ng 6 months. Next year pa ako magiging Mrs. Bahagyang lumayo sa kanya si Javier at kinuha ang dalawa niyang kamay. No, Mara. I will marry you today. Napaawang na lamang ang bibig ni Mara nang ilabas ni Javier ang isang singsing sa kanyang bulsa. We don't have a priest in front of us, but I still want to give my vows to you. Itinapat nito ang singsing sa dulo ng kanyang palasingsingan at sinserong tumingin sa kanyang mga mata. I, Javier Soler, take Mara sa landanan to be my lawfully wedded wife till eternity.
I promise to God that I will have and hold you from this day forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health until forever. Maluhaluhali tong sinuot ang singsing sa daliri ng babae. Ang daya mo, Thunders. Hindi ako ready sa speech. Pinigil rin ni Mara ang maluha dahil sa ligayang nadarama. Ni sa panaginip ay di niya inakalang mangyayari ang araw na ito. It's okay, Mara. Kinuha nito ang kanyang palad at inilagay ang singsing sa kanya ron. Kaagad namang itinapat ni Mara yon sa palasinsingan ni Javier. Wala akong handang speech gaya ng sayo kasi hindi ko kabisado yung linyahan ng mga kinakasal. Pero isa lang ang maipapangako ko, Javier. Magiging cool akong may bahay at nanay. Huwag kang mag-alala, hindi kita bubungangaan. Mahina namang natawa si Javier sa tinura nito. Ano pa bang masasabi ko? Naisuot mo na ang singsing sa akin. Sige na nga, I do. Nakatawa nitong sinuot ang singsing sa daliri ni Javier. Thank you, Mara. Bago pa siya makaimik ay dumapo na ang labi ni Javier sa kanyang labi. Nag-init ang kanyang pisngi kahit smack kiss lang naman yun. Tila naman hindi yun napansin ni Javier dahil marahan siya nitong hinila papalapit sa mesang naroon. May dinampot itong folder at ballpen ron. Here's the marriage contract. Pirma mo na lang ang kulang. Inabot niya yun kay Mara. Kinuha nito ang marriage contract at ang ballpen na hawak ni Javier. Gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Javier. Ngunit ang ngiti niyang yun ay nabura sa sunod na tinuran ni Mara. Paano kung ayokong pirmahan to, Thunders? Joke lang naman. Tumatawang saad ng dalaga kasabay ng pagpirma niya sa marriage contract na kanyang hawak. Pinakaba mo ko, Mara. Lalo namang natawa ang babae sa tinuran nito. Oh, ito na, pirmado na. Nakangiting inabot niya ang papeles kay Javier. Maluhaluha namang tinanggap yun ni Javier. Hindi pa rin siya makapaniwala. Para siyang nananaginip sa katotohanang asawa na niya ngayon ang babaeng nun pa niya pinapangarap. Ramdam din niyang komportable na ang babae sa kanya. Nagagawa na nitong tumawa at ngumiti sa harap niya. Nalabis na ikinatutuwa ng kanyang puso. Ilang sandali lamang ay pumasok sa loob ang dalawang katulong at may dalang pagkain. Matapos nilang itayo sa mesa ay ibinigay ni Javier ang folder sa mas matanda sa kanila. Iniwan na rin sila ng mga ito nang magsimula na silang kumain. Naging masaya ang kanilang early dinner. Napuno yun ng tawanan dahil palaging may baong biro ang dalaga. Nang matapos ang hapunan nila ay dinala siya ni Javier sa veranda ng bahay. Magkatabi nilang pinanood ang paglubog ng araw. Mara, tawag sa kanya ni Javier, dahilan para mapalingon siya rito. Since we're already married, can we have our honeymoon too? Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Mara sa narinig. Napauwang na lamang ang labi niya. Tila rin nagkulay suka ang kanyang muka. What's with your face? We are husband and wife now. And besides, nakabuo na rin tayo ng kambal kaya... Thunders! Tili niya. Dahilan para matigil sa pagsasalita ang lalaki. Akin na yung papel, ayoko na. Babawihin ko na yung pirma ko ron. Nagihysterical niyang turan. Pinigil naman ni Javier ang matawa nang makita niyang pulang-pula na ang mukha ng babae. It's too late, my beloved. Malamang nasa lawyer ko na ngayon ang mga papeles. Wala ka nang magagawa. Sawa na kita ngayon. Gusto ko na kaagad magsisi. Sinapo nito ang kanyang ulo na parabang problemadong problemado. Mahina namang natawa si Javier. I'm just kidding. Walang honeymoon kung ayaw mo. Nakabusangot na tumitig sa kanya si Mara. Hindi ako tutuwa sa joke mo, Thunders. Huwag mo nang ulitin yun. Yes, Mrs. Soler. Nakangiti itong sumaludo sa kanya. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila nang matuon ang pansin ni Mara sa papalubog na araw. Sabi ni Tado, ayaw mo daw ng flowers. Biglang saad ni Javier. Otomatiko namang napalingon si Mara kay Javier dahil sa tinuran nito. Anong nangyari? Gustong-gusto mo ng flowers nun ah. Nag-iwas naman ang tingin ng babae. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Mahina niyang turan. Dahil ba sa ginawa ko noon, Mara? Hindi naman nakaimik si Mara. Hindi rin niya maintindihan ang sarili.
tila ba pinapaalala ng mga bulaklak ang nangyari noon. I know it's because of me. Mahinang napabuntong hininga si Javier. Napayuko na lamang si Mara. Anya sa sarili. Mukhang determinado ang lalaki na pag-usapan nila ang bagay na yun. Tsak na hindi siya makakaiwas. Pinilit niya ang sariling magsalita sa malumanay na paraan. Kung hindi mo na ako lumibot sa garden noon, baka hindi nangyari yun. Nagkita sana kami ni Alter. No, Mara. Putol ni Javier sa dapat sana ay sasabihin niya. Kahit mas maaga kang pumunta, di mo pa rin makikita si Alter. Kunot mo siyang napabaling kay Javier. Anong ibig mong sabihin? Ilang sandali siyang tinitigan ni Javier bago ito nagsalita. Hindi pa nakaka-uwi ng bansa noon si Alter. Umuwi lang siya after mong tumakas. Nagbibiro ka, di ba? Umiling-iling siya. Tila bigla siyang nilukob ng guilt sa pagtatanim ng galit noon kay Alter at galit sa katotohanang na-setup siya noon. Marahan namang umiling si Javier bilang tugon. Hindi. Tila kusang tumulo ang kanyang luha. It's the truth, Mara. I'm sorry. Nag-iwas ng tingin si Mara. Tumingala rin siya upang pigilan ang lalo pang pagtulo ng kanyang luha. Pinigil niya ang sariling magalit. Pinilit niyang lawakan ang kanyang pangunawa. Anya sa sarili, walang mangyayari kung aawayin niya ang lalaki. Nangyari na ang nangyari. At isa pa, asawa na niya ngayon si Javier. I'm sorry. Let me cure the trauma that I've caused you. Marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nang magpaubaya siya ay marahan nitong hinila ang kanyang kamay patungo sa kung saan. Ngunit tila tinakasan ng dugo si Mara nang makita niya ang namumukadkat na bulaklak sa paligid. Tila lumakas ang tibok na kanyang puso nang ilibot niya ang tingin sa hardin. Tila ganun rin ang oras nang libutin niya ang hardin. 4 na taon na ang nakakaraan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Anong ginagawa natin dito? Ayoko dito! Tila kusang tumulo ang kanyang luha, kasabay ng paghakbang ng kanyang paa palayo. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang mahigpit siyang yakapin ni Javier mula sa kanyang likuran. Kasama mo ko. Don't be afraid, Mara. Umiling-iling si Mara. Hindi pa rin maampat ang kanyang luha. Para siyang robot nang pihitin siyang paharap ni Javier. Come on, we need to do this. Hindi ko kaya! Humihikbing turan niya. Umiling-iling din siya pagkatapos. Ayoko! Alis na ako! Paano ka makakalimot kung di mo aharapin ang takot mo? Pinunasan ni Javier ang luha sa kanyang mga pisngi. Nandito ako, Mara. Hindi ka na mapapahamak na katulad ng dati. Gusto ko lang ibalik ang dati mong pagkagusto sa flowers. Gusto kong ibalik ang dating ikaw na walang pinangangambahan. Nang maramdaman niyang kumalma na ang dalaga, ay marahan niya itong hinila. Ramdam niya ang panginginig nito sa bawat paghakbang nila. Don't be afraid. Pikit matang nagpahila si Mara. Ngunit sa kanyang pagpikit, ay tila nag-replay sa utak nito ang kanyang ngiti habang nililibot ang garden noon. Tila naramdaman niyang muli ang ligayang kanyang naramdaman nang pitasin niya ang bulaklak ng hibiscus. I'm sorry. Hindi ko sinasadya ang gawin kang ganito. Sobra lang ako nadala noon sa emosyon ko. Nagpadalos-dalos ako ng desisyon. Napapikit na lamang si Mara nang lumapat ang malambot na labi ni Javier sa kanyang labi. Ang puso niyang kaninang tila nalulunod sa takot ay unti-unting nakaramdam ng kapayapaan. Nang lumalim ang halik ni Javier, hinayaan siyang tangayin siya ng sensasyon. Naramdaman niya ang pangangat niya sa ere. Hinayaan lamang niya iyon. Ilang sandali siyang pangko-pangko ni Javier habang magkahinang kanilang mga labi. Nang tumigil sila sa paglalakad at marahan siyang ibinaba ni Javier. Noon na rin siya nagmulat ng mata. Pinuto nito ang kanilang halikan ngunit dinampi-dampian siya nito ng halik sa kanyang pisngi. Nang igala ni Mara ang paningin, tumambad sa kanya ang bubong ng kubo na gawa sa nipa. Ang dingding naman ito ay gawa sa pawid at kawayan. Tila isa itong maliit na silid. May queen size na kamang may malambot na kutson. Meron ding dalawang lampshade sa magkabilang gilid ng kama na siyang nagbibigay liwanag sa loob. Mayroong ilaw sa kisame ngunit nakapatay. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Mara. Natatandaan niyang lugar na ito.
Para nag-replay sa utak niya kung paano siyang lumuha noon habang walang kalaban-laban na inaangkin sa gitna ng malambot na kama. Javier! Tumingin si Mara sa kulay kayamangging mata ni Javier. Makikita ang takot sa mga mata ng dalaga. Ang takot! Masuyong hinawakan ni Javier ang magkabilang pisngi ng kanyang misis. Puno ng sinseridad ang mga mata ng lalaki na nagpakalma sa puso ng babae. Let us make new memories here, Mara. Yung mas maganda na pwede nating baunin hanggang sa pagtanda natin. Bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Dinampian niya ang labi nito ng mag-aanghalik. Nasundan pa iyon. Nasundan pa ng smack kiss at muli pang nasundan. Nang makita ng lalaki naglaho ng pangamba sa mga mata ng kanyang misis, muli niya itong ginawa na ng halik. Napapikit na lamang si Mara. Unti-unting lumalim ang halik nito hanggang sa namalayan na lamang ni Mara na tumutugon siya sa masuyong halik ng kanyang kabiyak. Matagal at maalab, bumitaw lamang sila sa isa't isa ng pareho na silang kapusin ng hininga. Let's do it tonight, Mara. Halos paanas niyang turan. Hindi naman umimik ang babae. Sa halip nilapit ito ang labi niya kay Javier. Sa pagkakataong yon, siya naman ang humalik sa lalaki. Hindi rin niya mawari pero tila kusang lumapit ang kanyang labi. Sandaling natood si Javier sa kanyang ginawa, marahil dahil hindi nito inaasahang gagawin iyon ng babae. Na makahuma ito'y tumugon rin naman ito sa kanya. Napatingal at napapikit na lamang si Mara. Unti-unting kumilos ang mga kamay ni Javier. Nang matagpuan itong zipper na suot niyang damit, pumirmiroon ang kanyang mga kamay. Tila ba hinihintay niya ang pagtanggi ng kanyang misis? Wala namang ginawang aksyon ang pagtutol si Mara. Sa halip, kumilos ang mga kamay nito papasok sa loob ng suot na polo ni Javier. Yumakap ang mga kamay ng babae sa bewang ng kanyang mister. Muling tumaas ang labi ni Javier, pabalik sa kanyang labi. Habang magkahinang ang kanilang mga labi, kumikilos ang kamay ni Javier. Marahan itong ibinababa ang zipper na suot na bestida ng kanyang misis. Nang dumaustos pababa ang suot ni Mara, pumirmi ang kamay ni Javier sa maliit na bewang ng babae. Nang sandaling magkadaiti ang kanilang mga balat, maramdaman nila ang nakakapasong init. Pareho silang nagpatangay sa bugso ng damdamin. Namalayan lamang ni Mara na pareho na silang walang saplot. Nakahiga siya sa gitna ng kama. You can't stop me if you're not yet ready to do this. Napairap naman ang babae kahit malambing ang tinig ni Javier. Kung kailan nakarating na tayo sa puntong to, saka mo sasabihin yan? Bago pa makaimik ang lalaki, muli siya nagsalita. May balak kang bitinin ako, ha? Inakit-akit mo ako tapos maglilinyahan ka ng ganyan? Gusto mo bang kurutin ko yung... Natigil siya sa pagsalita na mapatingin sa sabagay na sinasabi niyang kukurutin niya. Pakiramdam ni Mara na niyong kanyang lalamunan sa nakita. Napalunok na lamang siya. Nang dumako ang tingin niya sa mukha ni Javier, nakita niya ang munting ngisi nito sa labi. Hindi niya tuloy naiwasan ang mapaargo ng kilay. Ano, ha? Gusto mo kurutin ko yung pangit mong anakonda? Muling bumuka ang bunganga nito. Ngunit bago pa may lumabas na kahit anong salita mula roon, dumapo ng mainit na labi ni Javier sa kanyang labi. Napapikit na lamang siya. Matamis ng ngiti mula kay Javier ang bumungad kay Mara pagising niya kinabukasan. Good morning, my beloved. Matapos sabihin ang salitang iyon, mabilis niyang kinintil ng halik ang noon ng kanyang kabiyak. Otomatiko namang ginala niya ang kanyang paningin. Wala na sila sa kubo. Nasa master's bedroom na siya ngayon. Hindi niya tuloy naiwasan na mapakunot noo dahil natatandaan niyang pareho silang ginupo ng antok ni Javier matapos ang kababalaghang ginawa nila kagabi. I transferred you here this morning. Tulog na tulog ka kaya hindi na kita ginising. Hindi nawawala ang matamis itong ngiti sa labi. Hindi tuloy maiwasan ni Mara ang mapaargo ng kilay. Anong iningiti-ngiti mo dyan, ha? Bumangon ang babae mula sa pagkakahiga. Noon niya nakapansin na nakasuot na siya ng kulay baby pink na silk robe. Umiling naman si Javier bilang tugon subalit hindi naman napalis ang kanyang ngiti. Ano nga? Pinanangkita niya ito ng mata. I am just happy. Lalo naman nagsalubong ang kilay ni Mara sa narinig. Happy saan? Nakatatlong rounds ka kagabi, ha? Pinigil naman ni Javier ang salita at sariling matawa sa tinura ng babae. No, it's not that. I am just very happy because you are my wife now. Nailing na lamang si Mara na tugon ni Javier. Kahapon ka pa ganyan. Move on na tayo, pwede? Nakakatawang tinuran niya sa kanyang mister. I will always remember what happened yesterday, Mara. It is too special to forget. Hay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Basta ako, maliligo na. Tuluyang tinanggal ng dalaga na kabalot na kumot sa kanya at kumilos paalis sa kama. I already prepared your bath. Bago pa siya makahuma sa tinuro ng kanyang mister, naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere. Hoy, Thunders, ibaba mo nga ako? Mahina niya itong pinalo sa dibdib. Ngunit tila hindi natinag ang lalaki. Nagpatuloy ito sa paghakbang habang pangko-pangko siya nito.
nang makapasok sila sa loob ng banyo at maingat itong binaba na para bang babasaging baso. Sunod itong dinama ang tubig sa bathtub na may talutot ng mga bulaklak. Amoy na amoy din ang lavender scent ay inihalo ng lalaki roon. Come on! Marahan niyang hinilang kamay ni Mara palapit sa bathtub. Ngunit mahina namang pinala ng babae ang kamay nito dahilan para mapatingin siya sa kanyang misis. Alis na! Kaya ko na to! Bumitaw naman ang lalaki sa pagkakahawak sa kanya. Pero tila wala naman itong balak umalis. Hoy! Alis na, Thunders! I just want to look after you. Baka kasi bigla kang madulas. Kita ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit pinamemangan lamang siya ni Mara sa tinunan nito. Gusto mo lang makasilip eh. Gumuhit naman ang pagtutol sa mukha ng lalaki. Ngunit bago siya makaimik, mahinang itinulak ni Mara ang kanyang dibdib. Alis na kasi. Kaya ko ng sarili ko. Ano bang akala mo sa akin, lampa? Aba, strong ako, no? Hinuli naman ni Javier ang kamay ng babae na nasa kanyang dibdib. Alright, promise me that you will be careful. Masuyo ang tingin ibinigay nito na nagpatibok ng husto sa puso ng babae. Maagap na mga itago ni Mara ang kanyang damdamin. Nag-ikot siya ng mata bago umuwang ang kanyang mga labi. Oo na, mag-iingat talaga ako, no? Gusto ko pang mabuhay sa Earth. Alright. Bago nito bitiwan ang kamay ng kanyang misis, mabilis niya iyong kinintilan ng halik sa likod ng palad nito na nagpabilis naman sa tibok ng puso ni Mara. Nang humakbang palabas ng banyong lalaki, kaagad niya itong sinundan upang maisar ang pinto. Ingat sa paghakbang, Mara. Baka madulas ka. Narinig pa niyang pahabol nito mula sa labas. Naiilang na lamang na tumalikod ng talaga. Ngunit sa hindi mawaring dahilan, tila kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang eratikong pintig ng kanyang puso. Mara, please promise me that you will be okay. Lalo namang lumawak ang ngiti ng babae sa narinig. Okay kung okay, pero kay sarap sa kanyang pakiramdam. Dala-dala ni Mara ang ngiting iyon mula sa paglublob niya sa bathtub hanggang marinig niyang tatlong katok sa pinto. Are you okay there, Mara? Tinig yun ni Javier mula sa labas. Rinig ang pag-aalala sa boses ito. Sandali na lang to. Pasigaw na sagot niya sa lalaki bago siya magdesisyong tumayo at tumupad sa dutsa upang magbanlaw ng katawan. Sobra niyang na-enjoy ang tubig sa bathtub at hindi niya na malayang nagtagal sa roon. Nang tinungo niya ang pinto ng banyo ay nakabalot na ang katawan nito ng puting bathrobe. Binalot din niya ang kanyang buhok ng puting tuwalya. Ay, pusang gala! Hindi napigil ni Mara ang sariling mapatili nang buksan niya ang pinto. Hindi niya inakalang mabubungaran niyang nakatayo sa harap ng pintuan si Javier. Ano bang ginagawa mo dyan? Agad niyang tura na makabawi siya sa pagkagulat. You made me so worried. Ang tagal mo kasi sa loob tapos ang tahimik mo pa. Akala ko tuloy may nangyari na sa'yo. Ang OA mo, Thunders. Nailing niya itong nilampasan at walang kalingon-lingon na tinungo ang walk-in closet. Makalipas ang ilang sandaling napili niyang isuot ang isang kulay beige na one-shoulder dress na hanggang tuhod nitong haba. Hindi masyadong fit sa kanyang dress ngunit hindi pa rin ito naitago ang magandang kurba ng kanyang katawan. Pinaresa niya ito ng flat sandal na ganon din ang kulay. Matapos niya makapagbihis, dumiretso siya ng upo sa harap ng vanity mirror. Bago pa niya matanggal ang balot ng kanyang buhok, ay naunahan na siya ni Javier. Marahan itong tinuyo ang basa niyang buhok gamit ang tuwalya. Hinayaan lamang niya ito. Hindi mawari ni Mara ngunit tila nagagalak ang puso niyang panoorin ang lalaki sa salamin habang seryoso at nakapokus ito sa ginagawang pagtuyo ng kanyang buhok. Makalipas ng ilang sandali, kinuha ng kanyang mister ang suklay at marahang sinuklay ang mahaba niyang buhok. Nang maramdaman itong pinapanood siya ng kanyang misis sa salamin ay sumulyap sa roon. Na magtamang kanila mga mata, binigyan niya ng matamis ng ngiti ang babae na siya namang lihim na nagpasikdo sa puso nito. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Mara. Dalian mo na dyan, Thunders. Gutom ng tiyan ko. Kunwari reklamo niya upang maitago ang nararamdaman. Hindi naman siya sinunod ni Javier. Hindi nagbago ang bilis ng paghagol nito ng suklay sa buhok ni Mara. Nang makontento ito sa pagsuklay sa buhok ng babae, pasimple niya itong niyakap mula sa likod. You have a very beautiful hair. Halos pabulong nitong saad sa kanyang tenga, kasabay ng paghuli nito sa mata ng babae sa salamin. Nang matapos niyang sabihin iyon, humalik ito sa kanyang tuktok. Hindi naman naiwasan ni Marang mapakurap sa nakita mula sa salamin. Napatikim na lamang siya upang maitago ang pagkabigla. Nose ko na yan, no? Pang shampoo commercial talagang hair lolo ko. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Javier. Come on, let's have breakfast now. Mabuti naman, kanina pa ako gutom. Nagpatiuna na rin ang kanyang misis sa paglalakad palabas ng walk-in closet. Ngunit natigil ito na madako ang tingin niya sa gilid ng kama. Bakit may maleta dito? Hindi niya naiwasan lingunin si Javier na nakasunod sa kanya. We're going somewhere. Saan?
Gumuhit ang kuryosidad sa mata ng babae. To your parents' house. You will have our staycation here. Napaawang na lamang ang bibig ni Mara sa narinig. Sa hindi mawaring dahilan, bigla siyang kinabahan. Aniya sa sarili, dapat ba siyang pumayag sa plano ni Javier? Bumalatay ang gulat sa mukha ng mag-asawang sa landanan nang buksan nilang pintuan. Pareho nilang hindi inaasahang bubungad sa kanila si Javier at Mara na may mga dalang maleta. Oh, napasyal kayo. Pasok kayo. Magilaw na liwagan ni Norberto ang pinto upang makapasok sila. Salamat po. Bahagyang yumukod si Javier sa Ginoo. Wala namang imik na nagmano si Mara sa kanyang ama. Nakangiti namang ginayon ni Javier ang ginawa ng kanyang ginawa. Kaawaan kayo ng Panginoon. Uso na talaga ang pasurpresa ngayon, ano? Nasaad naman ang ina ng hawakan ni Mara ang kamay nito upang magmano. Ganon din ang ginawa matapos ang kanyang misis. Pasensya na po kung biglaan lang po kaming pumunta. Hinging paumanhin ni Javier sa ginang. Kayo lang ba? Wala ba kayong kasama? O sisa ng ama ni Mara nagkanda haba pang leeg sa pagtanaw sa kalsada. Nauna na po kaming pumunta pa pero susunod po mga bata mamaya. Namasyal lang po sila kasamang granddad nila. Magalang naman ang sagot ni Mara sa kanyang ama. Mukhang matatagalan kayo rito ha. Ang laki ng dala niyong maleta. Sabat ni Amaya habang ang tingin ay nakatuon sa maletang hilahila ng kanyang manugang. Mga ilang araw po siguro kami rito. Tumangutangon naman ang ginang sa tinura ni Mara. Pasensya na kayo mga anak pero maiwan ko muna kayo dahil may importante pa ako asikasuhin. Gumuhit ang tila nahihiyang ngiti sa labi ni Norberto habang nakatingin sa kanyang maguhunagang. Ayos lang po. Sige na, aalis na muna ako. Tinabik pa nitong balikat ni Javier bago tuloy ang humakbang patungo ng pinto. Nang maiwan silang tatlo sa loob ng bahay, tumutok naman ang paningin ni Amaya sa kanyang manugang. Humalukip-kip ito habang diretso ang tingin kay Javier. Para itong investigador na nasa isang interrogasyon. Hindi kita masyado nakausap kahapon pero tanong ko lang, ikaw ba lalaki, marunong ka ba sa gawaing bahay? Po? Tila naman hindi inaasahan ni Javier ang tanong ng ginang. Maging si Amara'y napaawang ang bibig sa tinura ng kanyang ina. Marunong ka bang magluto? Baka kahit magsaing ng bigas eh hindi mo pa alam. Marunong po ako, mama. Eh maghugas ng pinggan, kaya mo ba? Opo, kaya ko po. Good. Barahang tumuo ang ginang kasabay ng pag-arko ng gilid ng labi nito. Hindi naman naiwasan ni Mara ang kabahan sa takbo ng usapan. Ani niya sa sarili mo kung nasasense na niyang maitim na plano ng kanyang ina. Tamang-tama. Alam niyo bang tambak ang hugasin sa kusina? Ma! Mabilis na saway ni Mara sa kanyang ina. Ngunit tila hindi siya nito narinig at nagpatuloy lamang sa kanyang paglilita niya. Masakit na itong mga daliri ko gawa ng walang katapos ang gawain sa bahay. Iminawestra pa nito ang kanyang daliri. Eto nga't may malita kong sugat. Napahilot na lamang ng sentido si Mara. Ani niya sa sarili, paminsan-minsan best actress talaga ang kanyang ina. Habang nandito po kami, pwede niyo po akong utusan, mama. Sumilay ang ngiti sa labi ng ginang sa tinurang iyon ni Javier. Yung hugasin, ma, ako nang bahala doon. Mabilis sa sabat ni Mara bago niya maisip ng ginang na utusan ang kanyang mister. Pero baka po pwedeng magpahinga muna kami. Kakarating lang po namin, oh. Ay, isa pa pala yan. Yung isang ekstrang kwarto dito sa bahay, maalikabok. Kailangan palinisan bago gamitin. Lalong sumakit ang ulo ni Mara sa narinig. Okay lang po yun, mama. Ako na pong bahala maglilinis sa kwarto ang gagamitin namin. Nagningning naman ang mata ng ginang sa tinura ni Javier. Halika, sumunod ka't nang masimulan ang paglilinis. Kararating lang namin, ma. Alma ni Mara na makitang nagpatiuna na si Amaya patungo sa silid. Ginagap naman ni Javier ang kanyang kamay at masuyo itong tumingin sa kanyang mga mata. It's okay, I can handle this. Seryoso ba to, ma? Maraming agaw at sapot na gagamba sa paligid. Kitang-kita ang alikabok sa mga gamit. Hindi anak, isa itong joke. Sarkasiko namang tura ni Amaya sa anak. Ilang taon bang hindi nalinisan tong kwartong to, ma? Grabe naman to. Pinamewangan sa nangginang sa kanyang tinuran. Malay ko bang bigla kang susulpot at may dala ka ng asawa? Nailing na lamang si Mara. Ani niya sa sarili talagang wala siyang kalaban-laban sa katwiran kapag ang kanyang inang kaharap. Nandito ang mga panlinis. Iiwan ko na muna kayo. Kayo nang bahala dito. Sige po, mama. Marahang tumango si Javier sa kanyang biyanan bago ang walis at sinimulang maglinis. Na magsimula ang lalaki, tuloy na rin umalis si ina. Nang makita naman ni Marang porsigido si Javier na linisin ang kwarto, tumulong na rin sa pagpupunas ng bintana ng silid. Doon ka na lang sa sala. Kaya ko na to, Mara. Hindi mabilang ni Mara kung ilang beses sinabi ni Javier sa kanya, ngunit walang imik naman siyang nagpatuloy. Hanggang sa mapagod na yata ito't hindi na siya muling sinaway pa. Nagsisisi ka bang pumunta tayo rito?
Tanong ni Mara kay Javier matapos ilang sandaling hindi sila nagkibuan. Sandali rin niyang tinapunan ang tingin ng lalaki habang abala siya sa paglalagay ng mga gamit sa loob ng kahon. Lumingon naman si Javier. No, wala akong pinagsisisihan. Nagpatuloy ito sa pagmamap ng sahig. Maliit na bagay lang to kung kapalit naman ay makukuha kong approval ng parents mo. Sus, huwag kang epal dyan. Tumigil siya sa ginagawa at pinamewangan ng kanyang mister. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong gawain. Galing ka sa mayamang angkan kaya sure ako lumaki kang lahat sinusubo sa'yo. Kumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ng lalaki. Gwapong-gwapo pa rin to kahit tagaktak ng kanyang pawis. It's okay. Kahit gano'n pa kabigat na trabaho, gagawin ko para sa'yo. Akmang magsasalita na sana si Mara nang maunahan siya ng bagong dating na si Amaya. Nakaguhit ang isa sa labi ng ginang kasabay ng pagbitaw niya ng salita. Mabuti, dahil lakanda ng listahan ang iutos ko sa'yo. Man naman, ano ba namang biro to? Kasabay ng kanyang pag-alma ay ang paghakbang ng kanyang mga paapalapit sa kinaroroonan ni Javier. Seryoso ako, Mara. Mama, hindi po natin katulong si Hav... Natigil ito sa kanyang sasabihin ang hawakan ni Javier ng kanyang kamay. Binigyan niya ito ng tingin tila nagsasabing ayos lamang siya. Hindi ko naman siya pinipilit. Kung ayaw na, pwede namang hindi niya gawin. Kasi wala siyang choice, ma. Mabuti pa siguro alis na lang kami. Hinila nito si Javier Palace kung hindi naman nagpahilang lalaki. No, Mara. Let's stay here. Kaya ko naman to. Ang simple lang naman ng mga ito. Puro ng sinseridad ang mga mata nito ngunit sinamaan niya ng tingin ng lalaki. I can and I'm willing to do everything for you. Tila hinaplos ang puso niya sa sinabing iyon ni Javier. Ngunit mas nangibabaw pa rin ang kanyang inis. Oh, ayan ha, narinig mo naman. Walang pilitang naganap. Napailing na lamang si Mara sa pagkadismaya. Bahala ka na nga sa buhay mo. Lukot ang mukha nitong binitawan ng kamay ng kanyang mister. Oh, siya. Magmerienda na muna kayo bago ninyo ipagpatuloy iyan. Inilapag ng inang dala nitong pinggan na may lamang lumpia at pitsal ng juice. Pagkatapos sa merienda, hugasan yung mga ginamit ninyo. Bili ng ginang bago ito tumalikod at umalis. Look, I am so sorry. Humawak si Javier sa kanyang kamay. Masuyo rin itong tumingin sa kanyang mga mata. Ang tigas ng ulo mo. Bahala ka dyan. Huwag kang aangal kapag nahirapan ka. Ipiniksin itong kamay ng lalaki. Kita pa rin ang inis sa kanyang mukha. Nakabusangot din itong lumayo sa lalaki at lumapit sa merienda. Napabuntong hininga na lamang si Javier at hindi naman niya nakaligtas sa pandinig ni Mara. Halika na, masamang pinaghihintay ang pagkain. Naiinis siya ngunit sa totoo lang, hindi naman niya ito kayang tiisin. Kaagad naman lumapit sa kanyang lalaki. Dumiretso itong yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Bitaw na! Marahan itong tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Kain na muna tayo, mamaya muna ako landiin. I am really sorry, my beloved. Kinintilan niya ito ng halik sa pisngi. Hay nako, isa pang harot mo dyan, lalo kitang hindi patatawarin. Alright, I'm sorry. Naiiling na lamang siyang dumistansya ng bahagya sa lalaki. Kumakain ka ba ng ganito, Thunders? Inilapit niya ang pinggan sa kanyang mister. I haven't tried it yet, but for you, I'm willing to explore. Mahina namang natawa si Mara sa tinura nito. Hayan ka na naman sa mga linyahan mong ganyan eh. Naiiling niyang wika. Lumalala na talaga ang kakornihan mo, Thunders. Akmang magsasalita na sana si Javier nang maling magsalita si Mara. Sandali lang, kukuha lang ako ng baso. Si Mama naman nagdala ng juice, wala namang baso. Palatak nito. Matapos ito makakuha ng dalawang baso, kagad din itong tinungong maleta mula sa kumuha ng pamalita t-shirt ni Javier. Ilang sandali lang nakabalik na ito sa silid. Magpalit ka muna ng t-shirt mo bago tayo magmerienda. Inabot ito ang dala niyang t-shirt na agad namang tinanggap ng lalaki. Thank you, my beloved. Mabilis niyang kinintilan ng halik sa labi ang babae dahilan upang namulang mukha nito. Namakabawi si Mara sa pagkabigla at mabilis niya itong hinampas sa braso. Ang harot mo! Lumapad naman ang ngiti ni Javier dahil sa naging reaksyon nito. Kasabay ng pagngiti nito ay ang pagtaas ito sa suot niyang t-shirt. Nanlaki ang kanyang mga mata ng babae nang tumambad sa harap niyang six-pack abs ng kanyang mister. Hoy, ano ba? Bakit bigla ka na lang naguhubad dyan? Pwede namang tumalikod muna, hindi ba? What's the use? You already saw it. And besides, I'm not even fully naked. Pang-asar nito sa kanyang kabiyak. Bastos ang bunganga mo. Kigil na hinampas ni Mara ang braso ng lalaki. Kahit ano pang klaseng paghubad ang gawin mo, dapat tumataligod ka pa rin. Alright, ikaw ang masusunod, master. Natatawang tumaligod ang lalaki at pinagpatuloy ang pagtanggal sa suot niyang damit. Tila naman natuod si Mara na makita ang likod ng lalaki. Ani niya sa sarili kahit likod mukhang yummy. Makinis ang balat nito.
Sa bawat pagkilos ito ay nag-reflex ang muscles ito sa braso na lalo nakadagdag ng apil sa kanya. "You are staring at me." Biglang saad ni Javier dahilan upang matigil siya sa paninitig sa lalaki. "Hoy, ang kapal mo. Assuming ka." Malawak naman ang ngiti ni Javier nang humarap ito sa kanya. "Don't lie, Mara. Naramdaman kong nakatitig ka sa akin." Namewang naman ang babae. "Ipagpilitan mo yan. Hindi ka nalat makakaisa sa akin." Lalo namang natawa si Javier. "Kain na nga tayo?" Kitang-kita ni Javier ang pag-irap na ginawa ni Mara bago tuloy ang tumaligo na tagsalin ng juice sa baso. "Kain na nga tayo para matigil ka na sa kaharutan mo?" Nang magsimula sila magmerienda, tumigil na rin si Javier sa pang-aasar sa kanya. Gaya ng sinabi ni Amaya, matapos sila magmerienda, pinagpaturo nila ang paglilinis sa loob. Matapos dumating ang kama at ilang gamit na inuto si Javier kay Tato, tuloy na nilang inaayos ang mga gamit sa loob. Doon na rin sila kumain ng tanghalian bago nagpatuloy sa paglalagay ng kortina, pagpapalit ng ilaw, pag-ayos ng kama at paglalagay ng ilang display sa loob. Pasado alas 5 na ng tuluyan silang matapos. Nang dumating si Norberto, saktong nagpapahinga na sila. Inayon itong magkwentuhan ng manugang na sinumantala naman ni Mara upang makapaligo. Nang matapos ay dumiretso siya ng higa sa kama. Mabilis rin siyang ginupo ng antok dahil na rin sa pagod. "Mara." Marahang tapik sa braso ang gumising sa kanyang pagkakailip. Nagmumulat siya ng mata, tumambad sa kanyang bagong ligong si Javier na nakaupo sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng kulay itim na t-shirt at tinernohan niya ng jogger pants. Simpleng simple rin ang suot ni Mara, loose t-shirt at maikling cotton shorts. "Thank you so much, Mara." Tumabi ito ng higa sa kanya at kagad na yumakap. "Thank you saan?" Tumagilid para sa kanya si Mara at siniksik ang mukha sa dibdib ng lalaki. "For this enjoyable day with you." Mahina namang natawa si Mara. "Nag-enjoy ka?" Tumingala ito sa kanyang mister. Nakaukit sa labi nitong matamis ng ngiti. "Saan ka nag-enjoy ha? Sa paglilinis?" "I admit, I got tired but I don't know, I really enjoyed it. Maybe because I am with you?" "Ha! Ang corny talaga ng mga linyahan mo kahit kailan." Napangiti na lamang si Javier. "Dahil masipag ko today, may reward ako sa'yo." "Really? I have a reward from you?" Nagdingding ang mga mata nito dahil sa excitement. "Oo, ready ka na?" Marahan naman itong tubango. Lumawak ang ngiti ni Mara bago nito inilapit ang mukha sa lalaki. Napapikit na lamang sila pareho nang lumapat ang malambot na labi ng babae sa labi ng kanyang mister. Smack kiss lang sana iyon, ngunit bago umiwali ang labi nito, mabilis yung hinuli ng labi ni Javier. Kumilos ang labi nito upang palalimin pang halik. Kumilos din ang kamay nito papasok sa t-shirt ni Mara. Nang dumako yun sa kanyang libdib, tila siya na kuryente. Kusang kumawala sa kanyang labi ang mahinang ungol. Sinamantala ni Javier ang pag-awang ng labi ng kanyang misis. Unti-unting naging maalab ang kanilang halikan. Natigil lamang sila nang marinig nilang tatlong katok sa pinto. Mabilis na itinulak ni Mara ang kanyang mister. "Nandito na mga bata." Boses yun ang kanyang ina mula sa labas ng silid. Bago pa makaimik ang kahit sino sa kanila, muling nagsalita si Amaya na siyang nagpapula sa pisngi ni Mara. "Labas na muna ako dyan. Masyado pang maaga para gumawa ng milagro." "Ma, wala namang ganun eh." Pahabol na sigaw ni Mara. Pulang-pula ang pisngi nito dahilan upang matawa ng mahina si Javier. "Walang nakakatawa." Gigil niyang tinampal sa brasong lalaki. Nagpigil naman ang tawa si Javier at baka mapigol ang kanyang misis. "We need to go outside now. The kids are already here." "Kahit naman di mo sabihin, lalabas naman talaga ako." Lukot ang mukha nitong bumangon at nagpatiuna patungo sa pinto. Hindi naman nawala ang ngiti ni Javier dahil sa misis niyang pikunin. Kalalabas pa lamang nilang silid, inabungaran na niya agad ang kambal na nasa may sala. Nang bumangiling ang tingin ng dalawa sa kanya, kitang-kita niya ang ningning sa kanyang mga mata. "Mommy! Mama!" Sabay na nakbo ang dalawa patungo sa kanya at niyakap ang kanyang tuhod. "We miss you so much, Mommy!" Kaagad naman siyang naupo upang pantayan ang dalawa. "Nakilala niyo na ba ang lolo at lola ninyo?" "Yes, Mommy! Granddad introduced them to us!" Kaagad na sagot ni Alandro. "Kay gwapo mga bata! Mana ng jeans sa lola!" "And the fun night has begun!" Napuno ng tawanan at kulitan ang buong kabahayan ng mga salandanan. Tira naman hinaplos ang puso ni Mara habang nakatingin sa kanyang magulang na nakikipagkulitan sa mga bata. "Sa amin matutulog itong dalawa kasi ang sabi ni Bala ay hihiramin daw niya ulit itong dalawa bukas kaya susulitin na namin." Totoo nga ang sinabing yun ni Amaya sa landanan. Kahit nung maghapunan na ay sila ni Norberto ang umasikaso sa dalawa. "They love the kids so much." Komento pa ni Javier na makapasok na sila sa kanilang silid. "Kung nose ko lang na ganito,
Noon ko pa sana pinakilala si Alonzo sa kanila. Tumabi naman ang higa sa kanya si Javier matapos patayin ang ilaw ng silid. You know what? I realized something. Yumapos ang kamay nito sa bewang ng kanyang kabiyak. Ano naman? We should do more little version of us. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ni Mara sa narinig. Hoy, namimihasa ka ha? Walang magaganap ngayon, no? Katabi lang natin ang kwarto sa mama. Baka mamaya marinig pa nila tayo, no? And it happened. Sa buong magdamag na iyon, nakontento silang yakap-yakap ang isa't isa. Naging mahimbing ang kanilang tulog, marahil dahil na rin sa labis na pagod. Nagising kinaumagan si Mara na wala si Javier sa kanyang tabi. Nang sipati niya nakasabit na wall clock sa silid, napagalaman niyang pasado alas 9 na ng umaga. Nang tuloy ang magising ang kanyang diwa, tuloy na siyang lumabas ng silid at tumirit siya ng kusina. Kapapasok pa lamang niya sa loob, narinig na niyang boses ng ina sa likod bahay. Dala ng kuriosidad, kaagad niyang tinungo ang pintuan palabas ng kusina. Bumungad sa kanya si Amaya na nakapamewang. Nang sundan niya ng tingin ng kanyang ina ay nalaglag ang kanyang panga. Mama, ano ba naman yan? Mabilis siyang lumabas ng bahay. Sandali siyang nilingon ng kanyang ina, ngunit matapos iyon, bumalik din ang tingin nito kay Ashton na nasa hindi kalayuan. Mama naman, hindi ba sobra-sobra na yan? Hindi na itago ni Mara ang awa sa kanyang mga mata. Habang sinusunod ang tingin si Javier, bit-bit sa magkabilang kamay ang malalaking timba na punong-puno ng tubig. Nang dumako ang tingin ni Javier sa itkan niya, nagawa pa siya nitong ngitian. Pawis na pawis ito pero gwapong-gwapo pa rin. Nang isalin itong laman ng balde sa drum, kitang-kitang pag-flex ng muscles ito sa braso. Puno na rin sa wakas ang mga drum natin. Pero meron pang dalawang drum dyan sa kumari kong si Bebang. Igiban mo na rin yung kanila. Nakatuon pa rin ang atensyon nito sa manugang na hindi pinansin ang pag-aalala ng kanyang anak. Huwag ka lang pumunta, Javier. Mabilis namang pigil ni Mara sa lalaki. Agad naman bumaling sa kanya si Javier. It's okay, kaya ko to. Lalo namang nalukot ang mukha ni Mara. O siya, dali na. Igiban mo na yung drum sa kabila. Mama? Mabilis itong saway sa ina. Bakit kailangan kasama pa pati kapit-bahay? Tatlong drum na ngayon pinag-iban mong tubig sa kanya eh. Pinandilata naman niya ng mata ang anak. Manahimik kang babae. Kukurutin kita sa singit. Hirap na si Javier, ma. Tama lang yun sa kanya. Taas noon itong binuksan ng folded fan na hawak at pinaypay ng kanyang sarili. Dapat talaga manilbihin ng lalaki bago niya makuha ang isang babae. Weh, ganyan po kay dati ni Papa, ma? Kagad naman bumaling sa kanya si Amaya. Mabilis din itong pinalo sa braso niya ang pamaypay. Huwag ka nang mausisa. Yan ang turo sa akin ng lola mo kaya makinig ka na lang. Napangiwi na lamang si Mara sa mahinahang pagpalo sa kanya ni Amaya. Ewan ko sa'yo, ma. Kung bakit kasi may paganito pa. Salubong ang kilay niyang humakbang patungo sa direksyon ng poso kung saan naroon si Javier. Hoy babae, saan ka pupunta, ha? Pupuntahan ko si Javier, ma. Hep, dito ka lang. Mabilis niyang hinabol ang anak at hinarang. Subukan mo lang. Kukurutin ko talaga yung singit mo sa harap ng... lalaking yun. Mama naman eh. Sa huli, walang nagawa si Mara. Ilang ulit pa siyang umalma pero hindi niya makumbinsi ang ina. Wala na siyang ibang nagawa kundi tanawin na lamang ang kanyang mister sa labas ng kusina para siyang sinisilian sa puwet habang pabalik-balik ng lakad. Kung pwede lang niyang hilahin ang oras kanina pa sana niyang ginawa upang huwag na ito mahirapan pa. Samantala, kagad na patayo si Javier sa pagkakaupo na makita niyang pumasok sa pinto ng opisina si Marlo Guzman. So ano, alam mo na ba kung nasan sila? Opo. Iniabot ito ang kanyang cellphone sa kanyang amo. Kaagad namang tinanggap iyon ni Alter at sinuri ng tingin ng mga larawang naroon. Wala namang espesyal sa mga larawan. Retrato yun ni Javier at Mara habang nasa pinto ng isang bahay at may dalang maleta. Ang ilan sa mga larawan ay kasama ng mga itong magulang ng babae. Makikita sa larawan na tila nag-uusap-usap sila. Yan lang po ang nagawa namin makuna ng picture yung master. Naggalat sa paligid ng mga tauhan ng uncle ninyo. Mahirap pong lumapit sa kanila. Nagbuga ng hangin si Alter. Hindi po pwedeng hayaan ko na lamang to. Kailangan na maisagawa ang plano sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang linggong pananatili nila sa bahay ng mga salandanan at kung ano nang iniutos ni Amaya sa kanyang manugang, naranasan ng lalaki mag-ibabe, magsikap ng kahoy, magluto, maglaba ng manumanot pag construction worker sa renovation ng kusina ng mga salandanan. Halos sila ay nanimara ang araw para makauwi na sila. Dahil sa tuwing naaawa siya sa lalaki at sabihin niyang uuwi na sila, ay ang laging linyahan ni Javier na ayos lamang siya. Siguro nagsisisi ka na ngayon, no? Nasaad ni Mara matapos tumabing higa sa kanyang mister. Nakasandal ang lalaki sa headboard ng kama, abala sa pagtitipa sa laptop na nasa kanyang kandungan. Tila modelo ito.
nakasandal sa headboard habang walang pang itaas sa damit. Tumigil saglit sa ginagawa si Javier at saka bumaling sa kanyang misis. Regret of what? Muli nitong binalik ang atensyon sa laptop. Sa isang linggong pananatili nila sa mga salandanan, natambakan na siya ng trabaho. Napumunta pa tayo sa bahay namin, sagot nito. Bago makaimik si Javier, muli itong nagsalita. Pero di bale, nakauwi naman na tayo. Hindi ka na mahihirapan pa ngayon. Tumigil si Javier sa ginawa at saka tumitig sa kanyang asawa. Hindi ka ba galit sa pamilya ko, Thunders? No, my beloved. Sus, baka galit ka rin sa akin eh. Baka mamaya niyan, mabalitaan na lang ang parents ko, lumulutan ang bangkay ko sa dagat. Mahina namang natawa si Javier sa tinura nito. I am not mad, my beloved. I don't have any reason to get mad. Totoo yun. Kahit ramdam niyang pilit siyang inutusan ni Amaya ng kung ano-ano para lang yata mahirapan siya, hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito. Yun naman talagang gusto niya. Gusto niya magbigay ng effort para kay Mara. Gusto niya iparamdam sa babaeng mahalaga ito sa kanya. At kahit ano ay kaya niyang gawin para sa kanya. Kung may babalik lamang niyang oras ay liligawan niyang babae sa tamang paraan. Pinahihirapan ka ni Mama, inaalila ka niya. Tila hindi pa rin to kumbinsido kaya naman, ginagap ni Javier ang kanyang kamay at masuyo siyang tinitigan sa mga mata. I understand her. Pasalamat na nga lang ako kasi tinanggap pa nila ako eh. Tuluyan itong sinirang laptop at pinatong iyon sa bedside table. Totoo yan? Binigyan siya nito ng nanunuring tingin. Of course, Mara. Pumantay siya ng higa sa kanyang misis. Marahan namang tumango ang babae. Hindi nga lang niya masabi kung kumbinsido sa mga tinuran niya. Napatitig ito sa dingding na tila nag-iisip kaya naman tumikim siya upang kunin ang atensyon nito. My beloved. Bumaling naman sa kanyang tingin ni Mara. It's been a week since, you know, sinadya nitong bitinin ang kanyang sasabihin na walang jugjugan. Kimi na lamang siyang napangiti sa prangkang pananalita ng babae. Ah, so matapos mong mahirapan ng 1 week sa bahay, humihingi ka ngayon ng reward? Mahina siyang kinurot ni Mara sa tagiliran. Hindi naman niya iyon ininda dahil mahina lang. Kaya naman pala boxer na lang suot mo, planado mo na mangyayari. Muli naman natawa si Javier sa tinura nito. Hindi naman totoo yun. Sadyang nataon lang yon ang tanging suot niya. I just miss you, my beloved. Napalabi naman ang babae sa narinig. Miss daw? Eh araw-araw mo naman akong kasama. Baka yung ano ko lang ang miss mo. Sa harap na sagutin ng kanyang misis, dumapo ang kanyang labi sa labi nito. Sandali namang natigilan si Mara. Nang pumikit ang babae at hinayaan sa nito'y marahan niya itong hinalikan. Masuyo, tila puno ng pagmamahal. Tumugon sa at hinayaan ang tangayin siya ng damdamin. Tumigil lamang si Javier sa pagharik sa kanya nang pareho na silang kapusin ang hininga. Let's do it tonight. Bago pa makaimik si Mara ay muling lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Maalam nitong ginawaran ng halik ang kanyang misis. Ilang sandali lamang ay tuloy na rin tumugon ng halik si Mara. Kapwa sila natigilan nang marinig nila ang pagbukas ng pinto. Mommy! Papa! Mabilis pa sa kidlat na naitulak ni Mara si Javier. Kagad din nung tumagilid ng higa patalikod sa kanya. Maging ang lalaki mabilis ding sumiksik sa likod ng kanyang misis. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagkunwaring tulog. Mabuti na lamang nakakumot sila at tanging lampshade na lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Mama, doon kami kay Daddy Alter matutulog ngayon. Pangiimporma ni Alonzo. Mukha namang wala nakitang kababalaghan ng dalawa. He asked Alandro to sleep in his room. I don't want to be alone. Saad naman ni Alandro. Kaya isasama ko na lang si Alandro, Mama. Payag naman po si Daddy Alter eh. Matamis ang ngiti nito. Ganon din si Alandro na mukhang excited na sa sleepover nila kay Alter. Sige, kayong baha. Napatigil siya sa pagsalita. Nakaliti siya sa halik ni Javier sa leeg niya. Are you okay, Mommy? Ayos lang ako. Pinilit niya ang ngiti ng mga bata. Sige na, punta na kayo. Inaantok ng Mommy. Yay! Sabay pang napatala ng dalawa sa tuwa. Let's go! Mabilis tumakbo ang dalawa palabas ng silid. Sa sobrang excitement, hindi na nila nagawang lingunin pa ang kanilang mga magulang. Javier! Napatili si Mara nang tuluyan siyang halikan ng asawa. Hindi ka dapat pumayag, Mara. Ramdam niya ang gigil ng kanyang mister nang lalo nitong diniinan ang pag-ulos sa kanya. Hindi naman siya agad ng kasagot. I will punish you because of that. Hindi naman nasabi ni Mara kung punishment nga yung matatawag ang ginagawa nilang pagniniig. Nagising si Marang wala na si Javier sa kanyang tabi. Nang sipatin niyang oras sa digital clock na nasa bedside table, pasado alas 7 na ng umaga. Duda niya pumunta na sa trabaho ang kanyang mister kaya naman hindi na siya nag-abalang hanapin pa ito. Naramdaman niya ang panlalagkit kaya naman dumiretso na siya sa banyo upang maglinis ng katawan.
matapos siyang maligaw na pili niyang isuot ang isang kulay mocha na bestida. Mara? Natigilan siya sa pagsuklay ng buhok nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang mister mula sa silid. Nandito ako, Thunders. Malakas sa saad niya. Maya-maya lamang nabungaran na niya ang pagpasok ni Javier sa loob ng walk-in closet. Sumilay ang ngiti ng lalaki nang humakbang ito palapit sa kanya. Let me do that. Kinuha nito ang suklay na hawak niya na hinayaan lang naman niya. Nang tumalikod sa tumarap sa salamin, marang sinuklay ni Javier ang kanyang buhok. Akala ko pumunta ka na sa trabaho mo. Pambabasag niya sa katahimikan. I will be working from home for now. Bago siya nakaimik, muling nasalita ang lalaki. I wanna spend time with you and our kids, and since we just got married, do you want to go somewhere? Hindi ka ba napagod sa bakasyon natin, kina mama? I just want to give you a proper vacation. Hinarap niya ang lalaki. Yang gagamitin mo pang bakasyon, ipunin mo na lang kaya para sa future natin. Mahina lamang natawa si Javier. Oo na, Thunders, ikaw nang rich. Nag-ikot ng matang babae na siyang kinatawang muli ni Javier. If I am rich, then you're rich too because you are my wife now. What's mine is also yours. Napalabi naman ang babae. Wala kang planong magpagawa ng prenup agreement? Why should I do that? Baka di mo alam, Thunders. Magaling ako magbaltas. Gold digger talaga ako. Medyo behave pa lang kasi ako kaya hindi mo pa siguro knows. Ngumiti naman ang lalaki. Halatang hindi kumbinsido. If it's true, then I still don't care. I'm willing to accept whoever you are. Nobody is perfect anyway. Nako, yung mga linyahan mo talaga, ang corny. Next time talaga, hindi na kita bibiruin pa. Bago pa makamik si Javier, ay pareho nilang narinig ang pagkalam na sikmura ni Mara. Hayan, nagutom tuloy ako. Mga linyahan mo kasi pang teleserye. Next time, bigyan mo akong popcorn para hindi ako magutom. Napangiti na lamang si Javier. Come on, let's have our breakfast now. Ilahad ni Javier ang kanyang palad sa kanya namang tinanggap. Dara namang lumawak ang ngiti ni Javier. Pasulap-sulap ito sa kanya habang hawak kamay sila naglalakad patungo sa kusina. Relax lang, Thunders. Ako lang to. Hindi naman nasupil ang ngiti ng kanyang mister. I am just happy. Napalabi naman si Mara. Hayan ka na naman. Mukhang sisimulan mo na naman yung linyahan mo. I just want to be vocal to you. Ipinaghila siya nito ng upuan. Espesyal ko naman masyado. May paganito ka pa. Nakatawang tura ng babae. Ang tinutukoy nito yung paghila ng upuan ni Javier para sa kanya. You are more than special to me, Mara. Sumandok ito ng kanin at nalagay sa platong nasa kanyang harap. Kaya ko na, huwag mo na akong pagsilbihan. Saway niya rito ngunit hindi siya pinakinggan ni Javier. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa paglalagay ng ulam sa kanyang plato. Ang mga bata? Na kay Alter pa rin ba sila? Yes, according to Aya, they are still sleeping. We will fetch them later. Marahan na lamang tumango si Mara bago siya nagsimulang kumain. Hindi pa nakontento si Javier sa paglalagay ng mga pagkain sa kanyang plato. Pinaghihimay rin siya nito at paminsan-minsan sinusubuan. Nang matapos silang kumain, magkatulong nilang naligpit ang kanilang pinagkainan. Lihim namang kinatuwa ayon ni Mara. Ganitong buhay ang gusto niya. Simple, ngunit masaya. Katatapos lamang nila sa gawain ang mag-ring ang cellphone ni Javier. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng lalaki. Kaya naman bago pa nito maisipang pinutin ang decline button, nagsalita na siya. Sagutin mo na, baka importante yan. Napabaling naman sa kanya si Javier. Kita pa rin ang pag-alinlangan sa mga mata nito. Sige na, puntahan ko na mga bata. Sumunod ka na lang mamaya. Marahan namang tumango ang kanyang mister bago nito pindutin ang accept button. Narinig pa ni Mara na ang sekretary ng kanyang mister ang kausap nito sa kabilang linya bago siya tuluyang humakbang patungo sa labas. Ilang sandali lamang narating na niyang pinduan ng House of Soler. Mara! Sumilay ang matimes ng ngiti ni Alter nang nakita niya ang babae. Alter! Ngumiti rin siya pabalik sa lalaki bago siya humakbang palapit na nasa veranda. It's been a long time, Mara. Kita pa rin ang ningning sa mga mata nito. 1 week yata tayong hindi nagkita. Saad naman ang babae. Nawala ang atensyon ni Alter sa sinasabi ng babae nang madako ang mga mata nito sa daliri ng babae. Your finger! Mahinang saad nito. Gumuhit naman ang ngiti ni Mara. Ito bang singsing ko? Bahagyapan nitong itinaas ang kanyang kamay at ipinakita sa lalaking likod ng kanyang palad. Marahan namang tumango si Alter bilang tugon. Gumuhit naman ang alangan ng ngiti sa labi ng babae. Ano kasi, kasal na ako, Alter. Tila naman kinurot ang puso ni Alter sa narinig. Ang babaeng kanyang tinatangi ay pag-aari na ngayon ng iba. Tila naman hindi yun napansin ni Mara. Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae. Ang jahe pero auntie mo na ako ngayon. Namait ang panlasa ni Alter. Ani niya sa sarili, napakaswerte ng kanyang uncle. Bago pa makaimik si Alter, parehong nakuha na atensyon nila ang bagong dating. Where are the kids, Mara?
Walang kangiti-ngiti si Javier, ngunit hindi naman nawala ang ngiti ni Mara. Nasa loob pa sila. Lalong nawasak ang puso ni Arthur sa nakita. Wala na siyang makitang galit sa mga mata ng babae. Mukhang napatawad at tatanggap na niya ng tuluyan si Javier. Mabuti siguro, puntahan mo na sila. We will go somewhere. Okay, sige. Nang tuluyang makapasok sa loob ng pinto si Mara, saka lamang bumaling ng tingin si Javier sa kanyang pamangkin. Mara is my wife now. From now on, start calling her aunt. Hindi naman umimik si Alter. Nanatili itong nakatingin sa kanyang tiyuhin. Ngunit kita ang pag-iigting ng panga nito. I have not forgiven you for kissing her. Pero palalampasin ko na lang muna yon. Nanatiling walang imik si Alter, ngunit hindi nito napigil ang sarili na mapakuyom ng kamao. Sana respetuhin mong kasal na kami. Huwag ka na makisawsaw sa relasyon namin. Daddy! Automatikong nakuha ng masiglang pagtawag ng kanilang atensyon. Papa, papasyal daw po tayo? Nakangiti naman tumango si Javier. Yehey! Magkasabay pang pumalakpak sa tuwa ang mga bata. Malawak naman ang ngiti ni Mara habang nakatingin sa mga batang tuwang-tuwa. Let's go! Mauna na kami, Alter. Nakangiting paalam ni Mara sa lalaki. Bye, Daddy Alter! Kawaway-kaway pa si Alonzo. Pilit naman niyang ginawaran ng ngiti ang mag-ina. Na magsimula silang lumakad palayo ay kaagad ring nabura ang ngiti ni Alter. Tumalim ang titig nito habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Hindi porket asawa mo na, hindi ibig sabihin na kayo ng happy ending. Isang linggong bakasyon. Sorpresa kong sorpresa. Matapos silang umalis sa House of Soler, dumiretso sila sa airport. Sumakay sila sa private plane ng mga Soler. Mukhang plinano yun ni Javier dahil may bagahe na silang nakanda sa loob ng eroplano. Hindi inakala ni Mara na mararanasan niya ito sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay tila nasa perpektong ayos ng lahat. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral pero masaya naman siya sa pagkakaroon ng dalawang anak. Maswerte rin siya dahil pinaramdam nito kung gaano siya kaimportante. Hindi maganda ang kanilang naging simula, kaya hindi niya inakalang aabot sila sa ganito. Kailangan lang pala niyang magpatawad. Yun pala ang daan para tuloy na siyang maging masaya. Tuloy ang maging malaya sa sakit ng nakaraan. Hiling lamang niya, sana'y tuloy-tuloy na ito. Dinala sila ni Javier sa Hong Kong. Sobrang nilang na-enjoy ang pamamasyal sa beach at ocean park. Sumakay din sila ng Starry Ferry na sobrang na-enjoy na mag-iina. Hindi rin nila pinalampas ang Temple Street Night Market at sobrang nag-enjoy ang mga bata sa Disneyland. Walang pagsidhan ang tuwa ni Mara habang pinapanood ang dalawang batang tuwang-tuwa. I will be busy on work this week. Tila nagpapaalam na saan ni Javier habang magkayakap ang kanilang hubad na katawan sa ilalim ng kumot. They need my presence there, my beloved. Sunod niyang turan. Hindi naman kita binabawalan na. I am just informing you, pero pangako babawi ako next week. We will celebrate our first month sa couple. Mahina namang natawa si Mara. Ang corny mo? Sa tanda nating to, magsa-celebrate pa ba naman tayo ng monthsary? Sumubsob ang mukha ni Javier sa kanyang leeg. Because you are very special to me. Mahina nitong turan. Wala naman yan sa celebration. Ang mahalaga lang, huwag kang mambabae. Kaagad na nagtingin ng Javier at tumingin sa kanyang mga mata. I will never do that, Mara. You are more than enough to me. Dinyahan mo talaga eh. Nag-ikot ng mata ang babae bago ito kumilos upang tumagilid ng higa. Naramdam niya ng pangangawit, kaya naman tinalikuran na muna si Javier. Hindi naman umalma ang lalaki. Sa halip, yumakap ito sa kanya. Naramdaman niya ang paggapang ng palad ito sa kanyang tiyan. Marahan itong humaplos sa tila naman gumigising sa pagnanasa ng babae. Hoy, ba't kanyan ka makahaplos ha? Sita niya rito upang maitago ang muntikan na niyang pag-ungol dahil sa simpleng haplos pa lang ni Javier. Wala nang round 2 thunders. Masyado ka nang namimihasa. That's not my intention. I'm just thinking if you already have a little one here. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang tiyan. Hoy! Mahina niyang pinalo ang kamay ng kanyang mister. Pakiramdam niya kasi uminit ang kanyang pisngi. That's possible. Ang kambal natin isang araw lang natin ginawa. Lalo naman niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hoy, ano ba? Muli niyang pinalo ang kamay ng lalaki. What? I am just telling the truth. Tila na nga asar naman natura ng kanyang mister. Nakakaasar ka. Mahina niya itong hinarot sa kanyang kamay. Tila naman hindi yun ininda ni Javier. Don't you want it? Halos pabulong na tanong nito. Tila nahimigan niya ang lungkot sa boses ito. Hindi naman sa ganon, kaya lang sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang isatinig ang kanyang pag-aalinlangan. Minsan na niyang naranasan na magbuntis kaya alam niya kung gano'y kahirap. Hindi madali ang pagdala ng tao at pagpapalaki ng bata. Kung wala noon si Dado, tiyak na sobra siyang nahirapan. Ginagap nito ang kanyang kamay dahilan upang tila bumalik sa realidad si Mara. I know it's not easy to get pregnant.
Tila ba nabasa nito ang tumatakbo sa kanyang isip? But it will be different this time, Mara. I am beside you now. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabing iyon ni Javier. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ng lalaki, ngunit isa pa rin yung galing mismo sa kanyang salita. Kinagap na isa niyang kamay ang kamay ni Javier. Marahan niya itong pinisil. Saka na natin pag-usapan yan. Hindi pa naman confirmed eh. Yeah, but I just want you to know I'll be the happiest man on earth once we have our new little one. Malambing nitong turan dahilan upang maghurumentado ang kanyang puso. Hinarap niya ang kanyang mister. Sure yan ha? 100% sure. E nilapit ng lalaki ang labi sa kanyang noo at dinampinto ng maagaan na halik. Nang matapos ang halik na iyon, nagtamang kanila mga mata. Kumilos ang mga labi ni Mara palapit sa labi ng kanyang mister. Kasabay ng pagdampi ng halik ay ang pagpikit ng kanyang mga mata. Walang sinayang na sandali si Javier. Pinalalim niya ang halik. Pareho silang nagpatangay sa damdamin hanggang sa namalay na lamang nila ang malakas silang ungol habang magkahinang ang kanilang katawan. Nagising kinabukasan si Mara. Wala na si Javier sa kanyang tabi. Ngunit nag-iwan ng note ang lalaki sa bedside table na nagsasabing umalis na siya patungo opisina. Sa mga lumipas na oras, tila nakaramdam ng kahungkagan si Mara. Nagkataon pang sinundo ni Amaya ang kambal, kaya naman lalo siyang nalungkot. Wala rin naman siyang nagawang trabaho sa loob ng bahay, kaya naman buong maghapon na lang siyang huminata sa kama. Pasado alas 8 na ng gabi nang umuwi si Javier. Tapos na rin maghapunan ng babae dahil tumawag ito sa katulong at nagbilin na mauna na siyang kumain. Pagpasok pa lamang ito sa loob ng kanilang silid, kagad itong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. I missed you so much, my beloved. Ginawaran niya ito ng halik sa pisngi. Weh, pinaningkitan niya ng mata ang kanyang mister. Baka gusto mo lang umiscore. Mahina namang natawang lalaki. I want you, but I'm really very very tired. Kumalas ito ng yakap sa kanya, tinanggal ang suot niyang coat. Kagad rin naman siyang tinulungan ni Mara. Nang magsimula itong tanggalin ang botones ng kanyang polo, marahan siyang tinulak ni Mara sa kama. Upo ka para matanggal ko yung sapatos mo. Umupo naman ang lalaki ngunit gumuhit ang isa sa labi nito. Why don't you just help me unbutton my polo? Nag-ikot naman ang mata ang kanyang misis. Hay naku, nakakaumay kayang makakita ng abs. Muli na lamang natawa si Javier. Okay na ako dito sa paa, siguro naman walang amoy to, no? Hindi naman napigil ni Javier ang paglawak ng kanyang ngiti habang pinagmamasa ng kanyang misis na tanggalin ang kanyang sapatos. Nang matapos ituroon, kaagad niya iyong itinabi. Habang minamasdan niya ang kanyang misis, tila nakalutang siya sa alapaap. Hindi pa rin siya makapaniwala na maayos na sila ngayon. Akala niya noon hindi na mabubura ang galit nito sa kanya. O siya, magbihis ka na ng pantulog mo para makatulog na tayo. Yun dapat ang mangyayari. Ang matulog na sila ngunit nang lumapat ang labi ni Javier sa kanyang labi, tila napawi ang kanyang pagod. Nang tumugon si Mara sa kanyang halik, tuloy na silang tinangay ng sensasyon. Halos isang linggo na ganoon ang nangyayari. Maagang umalis ang kanyang mister patungo sa trabaho at gabi na rin kung ito'y umuwi. Pasalamat na lamang siya dahil binilis na nito ng cellphone. Kahit pa paano ito matawag ito tuwing break niya sa trabaho. Gayunpaman sa tuwing uuwi ito lagi, para na rin itong sinasabi na namimiss siya nito. How I wish pwede kitang isama sa trabaho. Mataman itong nakatitig sa kanya habang inaayos ng babae ang kanyang suot na kurbata. Madidistract ka lang sa kagandahan ko. Biro naman ang kanyang misis na nagpangiti sa kanya ng matamis. You will never be a distraction to me, my Mara. Instead, you are an inspiration to me. Napalabi naman ang babae sa narinig. Weh, talaga ba? Parang hindi true yan. Dito nga sa bahay kapag may dala kang trabaho, salip na yung documents ang gawin mo. Mamaya niyan ako lang tinatrabaho mo. Mahina namang natawa ang lalaki sa kanyang tinuran. Oh, pasado alas 7 na, hindi ka pa ba lalakad? Tanong niya matapos masulya pa ng rilong pambisig ng lalaki. Parang ayokong iwan ka. Pakiramdam ko, mamimiss kita ng sobra. Ay sus, kulang ka lang sa kiss. Hinawakan ng babae ang kanyang pisngi at binigyan siya ng smack kiss. Ngunit nang bahagyang lumayo ang labi ng babae, mabilis iyong hinabol ang labi ni Javier. Pareho na lamang silang napapikit nang magdaiti ang kanilang mga labi. Ginawaran niya ito na magaang halik. Nang tumugon ang kanyang misis ay pinaling naman niyang halik. Tumagal iyon ng ilang minuto. Tumigil lamang sila ng pareho silang kapusin ng hininga. Ang intense nun, thunders ha. Para namang di tayo nag-kiss kagabi. Nakatawang tura nito. I don't know. I just can't stop myself from wanting your lips. Ay sus, ang daming alam. Hindi naman inintindi ni Javier ang kanyang sinabi. Sa halip, masuyo nitong hinawakan ng kanyang kamay. Ikaw nang bahala sa mga bata. Mahina namang natawa si Mara.
para namang pupunta ka sa abroad niyan? Sa opisina ka lang pupunta, Tanders, ha? Wala pa nga isang oras ang biyahe kung di maiipit sa traffic eh. Sa halip na intindihan ng tinura ng kanyang kabiyak, masuyo itong umawak sa kaliwang pisngi ng kanyang misis. Punong-puno ng sinseridad ang kulay kayo manggin itong mga mata. Please take care of yourself, my beloved. Nabura ang ngiti ni Mara. Tila sumigdo ang kanyang dibdib. Don't skip your meal. Kumain ka rin ng healthy foods. Kahit seryosong seryoso si Javier, nginitian pa rin niya ito. Oo na, kakain din ako ng marami. Gumuhit naman ang kaming ngiti sa labi ng lalaki. Sige na, punta ka na sa trabaho mo. Baka mamaya niyan panibagong cheesy speech na naman ang masabi mo. Ginagap ni Javier ang kanyang kamay at maransang hinila palabas ng sala. Ihatid mo ko kahit hanggang garahe lang. Nagpatianod na lamang si Javier sa kanya. Nang makarating sila sa tapat ng sasakyan ng lalaki, hinarap siya nito at hinawakan ng isa pa niyang kamay. Please take care of yourself, Mara. Nasabi mo na yan kanina. Don't forget to smile also. Ano bang nakain mo today, ha? Mga linyahan mo patindi ng patindi. Nakatawang tura ng babae. Nang hindi umimik si Javier, tumaas ang isang kamay ng babae at dinama ang noon ng kanyang mister. Hindi ka naman nilalagnat. Kumurap-kurap ang mga mata nitong tila nag-iisip. Hindi kaya na-overdose ka na sa halik niyan? Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni Javier. Hindi rin ito maibasa ng mapailing. Aalis na ako. Sige na, bye! Mahina niyang tinulak ang lalaki patungo sa kotse nito. Nang pumasok ito sa driver's seat, dumistan siya na rin si Mara. Pinanood niya ang pagbuhay ng makina ng kanyang mister hanggang sa magsimula itong umusad. Ingat ka! Kumaway siya sa kanyang mister hanggang sa magsimula itong umusad. Kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi nito. Mataman na lamang siyang pinapanood ng babae habang patuloy ang pag-usad ito papaalis. Nang marating ng lalaki, ang harap na malaking kulay gintong gate huminto ang sasakyan nito dahilan para mapakunot ang kanyang misis. Nang makita niyang bumukas ang pito ng driver's seat, tila kusang hawak-hawak kanyang mga paa patungo sa kanyang mister. Nang ilang distansya na lamang ang layo niya sa kinaroroonan ng sasakyan, humakbang rin ang mga paa ni Javier upang salubungin siya. Bago pa makahuma si Mara, nagawa na siyang yakapin na mahigpit ni Javier. I love you so much, my beloved Mara. Mahinang usal nito habang yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Hinagod naman ng babae ang kanyang likod. Nang kumalas ng yakap sa kanya si Javier, dumapong mainit itong palad sa pisngi ni Mara. Bago pa makahuma ang babae, dumapo ng mainit itong labi sa kanyang labi. Binigyan siya nito ng magaang halik. Nang tapusin itong halikan nila, masuyo itong tumingin sa mga mata ng kanyang misis. You are the best thing that ever happened in my life, Mara. Please always remember that without you, my life would be meaningless. Thank you for saving me 10 years ago. Thank you so much for marrying me. Hindi ko yun sumasaktan ka noon, pero iyo akong pagsisihan ang mga nangyari. Nagkamali ako noon, pero tingin ko, bahagi iyon ng kwento natin. Without those, our story won't be as special as it is. Napangiti na lamang si Mara. Seryosong-seryosong lalaking ulit umandar na naman ang kapilosopohan niyang taglay. Kita mo na, mukhang hindi na lamang speech ngayon ang baon mo ah. Mukhang balak mo na rin magdobela. Nakaguhit ang pilang ngiti sa mga labi nito. Sige na, gora na. Love-love ka rin namin ng mga bata. Gumuhit ang palandaliang pagkistap ng mga mata ng kanyang mister. Masuyo rin itong pinisil ang kanyang pisngi bago niya ito binitiwan. Always remember how much I love you, Mara. Marahan namang tumango ang babae. Yes po, master. Ilang sandali pa siyang tinitigan ni Javier bago ito tuloy ang wakbang pabalik sa kanyang sasakyan. Nabakailang hakbang siya ay muli pa siya nitong nilingon. Bago ito tuloy ang pumasok sa kanyang sasakyan, ilang sandali pa siya nitong tinitigan. Bumaka ang labi nito at mahinang umusal. I love you. Tanging ngiti na lamang na isukli ni Mara bago tuloy ang pumasok sa kanyang sasakyan ang kanyang mister. Nang tuluyang makalabas ng gate ang sinakyan ni Javier, tila naramdaman ni Mara ang eratikong pagtibok ng kanyang puso. Mahal na rin yata kita, Javier. Nang sumapit ang alas 9, nagsimula ng abangan ni Mara ang pagtunog ng kanyang cellphone. Punong-puno siya ng excitement, ngunit umabot ng alas 12 at tanghali, wala pa rin siyang natatanggap na tawag. Nang 5 minuto na lamang bago mag-alauna, hindi na siya nakatiis. Siya na ang unang tumawag sa numero ng kanyang mister. Ngunit ganoon na lamang kanyang pagkidismedal out of coverage area ang kanyang asawa. Ilang ulit siyang sumubok pero ganoon pa rin ang resulta. Bakit kaya hindi siya tumatawag? Hindi niya mapigilang ibulalas yun. Ilang oras pa siyang naghintay. Sa tuwing maiinip siya sa kaabang, ay muli niyang tatawagan ang lalaki ngunit pareho lamang ang resulta. Siguro busy siya, pangaalo niya sa kanyang sarili. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, labis na siyang nainip.
Tila may sariling isip ang mga paa nito na tinungo ang sala. Habang tumatagal ang paghihintay niya sa sala, tila lalong gusto niyang hilahin ang oras. Tila siya sinisilihan sa puwet na nagpapabalik-balik sa lakad sa main door ng House of Soler. Tila ba binabay yung kanyang dibdib? Hindi niya maipaliwanag ang kamangkanyang nadarama. Mara! Nang bumaling siya sa pinanggalingan ng tinig, bumungad sa kanya ang bagong dating na si Alter. Nakasuot ng dark blue na business suit. Mukhang kagagaling lamang nito sa trabaho. Kahit napaka-formal ang itsura ng binata, pinilit siyang ngiti ni Mara. Alter, I have something to tell you, Mara. Kumabog naman ang dibdib ng kaseryosong mukha ng binata. Ito kasi ang unang pagkakataong nakita niyang ganun ito. It is about Uncle Javier. Lalong kumabog ang dibdib niya sa iwinikan nito. Huwag ka sanang mabibigla. Tila nanuyo ang lalamunan ni Mara sa narinig. Ramdam niyang masamang balita ang dala ni Alter. Uncle Javier got into an accident. Pakiramdam niya ay para siyang bombang sumabog sa narinig. Ngunit ang sumunod na sinabi ng lalaki ang tila nagpahinto sa inog ng kanyang mundo. Wala na si Uncle Javier, Mara. He did not survive the accident. Pumalahaw siya ng iyak habang tila sa sabog ng kanyang puso. Patay na si Javier, ang asawa niya. Ayon kay Alter, nasangkot sa aksidente ang kanyang mister. Halos hindi na makilala ang bangkay ng lalaki dahil sumabog ang sinakyan nito matapos iyong tumaob. Hindi totoo yan. Buhay ang asawa ko. Sabihin niyo, prank lang to. Kulang na lamang maglupasay si Mara. Kausap lamang niya kanina ang umagang lalaki. Pagkatapos biglang darating si Alter at sasabihin nitong wala ng kanyang asawa. Niloloko lamang siya ng binata. Huminahon ka, Mara. Walang magbabago kahit magwala ka pa. Bagamat makikita ang simpatya sa mga mata ng binata, tira nagpantig pa rin ang kanyang tenga sa sinabi ni Alter. Puno ng hinanakit na bumaling siya sa binata. Huminahon? Narinig mo bang sinasabi mo? Nawalan ako ng asawa, Alter. Nawalan ng ama ang mga anak ko. Tapos sasabihin mo, huminahon ako? Desmayado siyang napailing. That's not what I want to imply, Mara. Ayoko lang na masyado mong dibdibin ang lahat. Ikaw na magsabi na may anak ka, kaya dapat magpakatatag ka para sa kanila. Mahinahon itong turan. Ngunit bago pa makaimik si Mara ay naagaw ng pansin nila ang pagtawag mula sa tinig ng isang lalaki. Alter! Pareho silang napalingon sa pinagmura ng tinig. Bumungad sa kanilang isang lalaki at babaeng nasa late 40s ang edad. Uncle Florence! Sambit ni Alter. Pasimpre namang pinunas ni Mara ang luha sa kanyang pisngi. Nabalitaan namin na nangyari. Kitang-kita ang lungkot sa mata ng babae. Nakasuot ito ng kulay teen green na maxi dress. Haratang galing sa mayamang pamilya kahit wala itong suot na kahit anong alahas. Hanggang balikat ang buhok nitong kulay brown. Straight at makintab na tila alaga sa salon. Maganda ang kutis at hulma ng mukha kahit halatang may edad na. Nang maramdaman ito ang paninitig sa kanya ni Mara, kagad itong napatingin dito. Sandali niya itong tinitigan, tila kinikilala. Ikaw ba si Mara? Napaayos naman ang tindig si Mara. Napakurap-kurap ito. Haratang nagulat sa kilala niya sa ginang. Gayun pa man na makahumasi sa pagkabigla, marahan siyang tumango. I am so sorry for your loss. Hipag ako ng asawa mo. I am Natasha. Sandali itong bumaling sa kasama niyang lalaki bago muling nagsalita. And this is my husband, your brother-in-law. You can call me Kuya Florence. Saad naman ang lalaki. Malaki ang habig nito kay Gabriel Soler. Gaya niyang Javier at Alter, kulay kayo manggina rin ang mata nito. Bago pa makaimik si Mara, nakuha ng bagong dating ang kanilang atensyon. Walang iba kundi si Gabriel. Namumugto ang mga mata ng lalaki na tila ba galing sa pag-iyak. Mara, purong-puro ng simpatya ang mga mata nito. Tila naman kusang bumuhos ang luha ni Mara hanggang sa hindi na niya napigilan ang paghikpi. Kuya, panimula niya. Please, sabihin mo sa akin na buhay si Javier. Diretso ang tingin ito kay Gabriel habang patuloy ang kanyang pagluha. Umiling naman ang lalaki. Kasabay noon ang pagtulod din ang luha nito. I'm sorry. Kakikitaan ng simpatya ang mga mata nito. Pinunas ni Gabriel ang kanyang luha samantalang si Mara naman lalong naiiyak. Napaiwas na lamang ng tingin si Alter. Masakit sa kanya na makitang lumuluha ang babae. Hindi. Umiling-iling ito. Hindi totoo to. Lalong lumakas ang iyak nito. Sabi niya sa akin, mahal niya ako. Hindi niya ako iiwan. May mga plano pa siya para sa amin. Hindi niya ako pwedeng iwan. Lalo siyang napaluha nang maalala niya ang huli nitong mga sinabi. Tila nanikip ang kanyang dilim na maalala niyang mahigpit na yakap at masuyong halik sa kanya ni Javier. Nang pumalaho siya ng iyak, agad siyang dinaluhan ni Natasha Soler at niyakap. Naramdaman ni Mara ang panginig ng kanyang katawan. Sabihin niyo sa akin, prank lang to.
lalong nanigip ang kanyang dibdib hanggang sa namalayan na lamang niya ang panlalabo ng kanyang paningin. Mara! Narinig pa niya ang tila nag-aalalang pagtawag ni Alter bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nang imulat ni Mara ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang puting kisame. Otomatikong gumala ang kanyang paningin. Nangibabaong kulay puti at light blue na kulay sa paligid. Nang dumako ang kanyang tingin sa kanyang kamay, ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang IV fluid na nakakabit sa kanyang kamay. Napabuntong hininga na lamang siya. Naaalala niyang nawalan siya ng malay. Hinuha niya, dinala siya sa ospital matapos imatayin. Thank God you're awake! Anang malambing na tinig. Nang dumako ang tingin niya sa pinagmalan ng boses, natagpuan ang kanyang mga mata sa Natasha. Nakasuot ito ng kulay peach na blouse at fitted jeans. Simpleng-simple ng ayos ito at tayong kwintas ang suot dito na may maliit na pendant na disenyong dahon. How are you feeling? Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata nito. Alagaan mong katawan mo para sa magiging baby mo. Napaawang ang kanyang bibig sa narinig at otomatikong siya napalingin sa ginang. According to the doctor, you are 2 weeks pregnant. Napakurap-kurap siya. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Magkakaroon na ng kapatid ang kambal. I'm so excited to see my new pamangkin. Hindi niya na napagtuunan ang sinabi ni Natasha. Tila umugong sa kanyang isipan ang katotohanan ng may bata sa kanyang sinapupunan. Buntis ako. Mahinang usal niya. Tila wala rin siya sa sariling napahaplos sa kanyang impis at iyan. Don't worry. Hindi ka namin pababayaan. Nasa likod mong buong pamilya, Soler. Napatitig siya kay Natasha. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata ng ginang. Salamat po. Marahan sang tilanguan ng babae. Pakiusap lang sana. Don't stress yourself too much. Bilang konsiderasyon na sa bata. Opo. Marahan siyang tumango. Ate, call me ate. Tila naman hinaplos ang kanyang puso sa narinig. Dahil sa presensya ni Natasha, tila naramdaman niya na may karamay siya. Opo, ate. Marahan siyang tumango. Pilit tinatataga ni Marang sarili. Pinilit niyang sariling kumain kahit tila wala siyang malasahan. Pinilit niyang iwaksi sa isip ang sakit na kanyang nararamdaman. Ginawa niya iyon para sa munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Kinabukasan, umuwi na sila naman son. Labis lang niyang pinagpapasalamat dahil hindi siya iniwan ni Natasha kahit saglit. Nagpaalam lang itong tutungo na sa House of Florence nang matapos siyang kumain at inumin ng vitamins. Rest for now. Babalikan kita bukas. Kung may laangan ka, just use the intercom. Nasa kabilang kwarto lang si Aya. Marahan siyang tumango para na rin mapanatag ang ginang. Ngunit nang siyang maiwan ang mag-isa, sa silid muli siyang dinalam ng lungkot. Napatanong siya sa sarili. Paano niya ipagpapatuloy ang buhay na wala si Javier sa kanyang tabi? Kahit anong pigil ni Mara, hindi pa rin niya napigil ang sarili mapaluha. Javier! Mahinang usal niya kasabay ng pagyakap niya sa unan na ginagamit noon ng kanyang mister. Lalong bumuhos ang kanyang luha nang malala niya ang mga araw na yakap-yakap siyang matulog ng lalaki. Ang daya mo, Anders! Humihikbing turan niya. Pinipilit naman niyang iwaksi si Javier sa kanyang isipan, ngunit kahit saan sa tumingin may alaala ang kanyang kabiyak. Awat na sa kaiiyak. Sumisinok niyang kausap ang sarili. Pinulas niya ang kanyang luha at mahinang sinampal ang kanyang pisngi. May baby ka sa tummy kaya dapat strong ka. Hindi ka dapat umiyak. Yan ang sabi niya sa sarili, ngunit kusa namang tumulo ang kanyang luha. Kahit anong pag-aalon niya sa sarili, hindi pa rin niya mapatahan ang sarili. Pinagsawa niya ang sariling dumuha hanggang sa nakatalugan niya ang pagod sa pag-iyak. Nagising kinabukasan si Mara na nasa loob ng silid si Natasha Soler. Kasalukuyan itong nililihis ang kurtina ng glass wall upang pumasok ang liwanag sa silid. Ate, tawag niya sa ginang dahilan para mapatingin ito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Natasha na makita niya ang namumugtong mata ng babae. Dapat pala hindi na lang ako umalis dito kagabi. Nagkaroon ka tuloy ng chance na umiyak. Nailing ito. Mukhang hindi lang iyak ang ginawa mo kundi sobrang pag-iyak. Napaiwas na lamang si Mara kahit malumanay ang panalita ni Natasha. Nakaramdam pa rin siya ng hiya. Kabilin-bilinan pa naman ito na huwag niyang i-stressin ang sarili dahil may bata sa kanyang sinapupunan na maaaring maapektuhan. Buntong hiningang lumapit sa kanya si Natasha at saka umupo sa kanyang tabi. Masuyo nitong hinawakan ng kanyang kanang kamay dahilan para mapatingin sa rito. Hindi naman masamang umiyak. Expected naman yun kasi namatayan ka ng asawa. Pero sana huwag masyado para sa new pamangkin ko. Mahinahong tura nito. Masuyo rin ang tingin itong iginawad sa kanya. Pasensya na po. Hinagod naman ni Natasha ang kanyang likod. Ate, alam na ba ng kambal ang nangyari? Talong niya matapos ang sandaling katahimikan. Marahang umiling sa Natasha. Hindi pa. Nagdesisyon si Papa na huwag na munang sabihin. Masyado pa silang mga bata para sa ganito.
Hindi naman maiwasan ni Mara ang mapakunot noo. Pero dapat po nilang malaman. Siyempre naman, pero sa tamang panahon, hindi magandang binibigla ang mga bata. Marahan na lamang siyang tumango dahil may punto naman ito. Ate, alam na ba ni na mama? Surod niyang tanong. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ng ginang. Yan sanang gusto kong sabihin. Nasa ospital ngayon ang mama mo. Nagkaroon daw ng alta presyon matapos malaman na nangyari. Kaagad siyang napatayo sa narinig. Pupuntahan ko po si mama. Gumuhit sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ka ba pupunta sa ramay ng asawa mo? Natigilan siya sa sinabi ni Natasha. Pakiramdam niya yung muling nanikip ang kanyang dibdib. Natahimik siya at ginulo ng sarisaring isipin. Makakaya nga ba niyang makita si Javier sa ganong kalagayan? Totoo nga ang crewmate ang labi nito. Ngunit nang isipin pa lamang niyang pupunta siya sa ramay ng kanyang asawa, parang hindi na niya kakayanin. Hindi niya iyon kaya. Ipapaalala na lamang noon na masakit na nangyari. Ang masakit na katotohanang iniwan na siya nito. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya na malayang tumulo ang kanyang luha. Kaagad naman siyang niyakap ni Natasha. Huwag kang umiyak. Huwag kang masyadong malungkot. Hindi matutuwa si Javier kapag nakita kang ganyan. Kaagad niyang pinahid ang kanyang luha. Nang kumalas sa kanya ng yakap si Natasha, tumulong ito sa pagpahid ng kanyang luha. Alam kong mahirap, pero kailangan mo talagang magpakatatag. Pasasan ba't malalagpasan mo rin to? Marahan na lamang siyang napatango. Bibisitahin ko po muna sagad si mama, tapos punta po tayo kay Javier. Saad niya na makakuha siya ng lakas ng loob. Alright, pero ang gawin mo na muna ngayon, kumain ka ng breakfast. Sabay tayong kakain ng agahan. Marahan siya nitong hinila palabas. Naging palakwento si Natasha habang kumakain sila. Naikwento nitong hindi sila nakatira ng kanyang mister sa House of Soler dahil nakabay sa probinsya ang kanilang furniture business. Doon na rin nila naisipang magtayo ng bahay at bumuo ng pamilya. Matapos silang kumain, naligo at nagayos siya ng sarili. Si Natasha rin ang bumili ng kanyang damit. Napili nito ang isang kulay dark blue na maxi dress at plant sandals na kakulay ng kanyang suot. Wala silang silayang na sandali. Kaagad silang bumiyahe patungo sa ospital kung saan naka-confine si Amaya sa landanan. Anak? Mama? Mabilis na tinawid ni Mara ang distansya mula sa pinto patungo sa hospital bed kung saan nakahiga ang kanyang ina. Nang makaupo siya sa tabi ng kanyang ina ay tumulo ang luha sa mga mata ng ginang. Ano ba naman tong sinapit mo anak? Napakabata mo pa para mabiyuda. Pinilit namang tinataga ni Mara ang sarili upang wag siyang maluha. Huwag kang mag-alala sa akin ma, kaya ko po ito. Ginawaran niya ng tipid ng ngiti si Amaya. Siya na rin ang pumuna sa luhang nasa peske nito. Ngayong wala na si Javier, uuwi ka na ba sa amin anak? Automatikong napalingon si Mara kay Natasha. Sa totoo lang, hindi niya alam ang isasagot sa kanyang ina. Hindi niya alam kung ano mangyayari ngayong wala na si Javier. Ginawaran siya nito ng tipid ng ngiti at marahang tinanguan bago niya ibinalik ang tingin kay Amaya. Hindi ko pa alam ma. Ginagap nito ang kanyang kamay. Kapag inapi ka ng mayayaman mong in-laws, magsabi ka sa akin, nare-resbakan ko sila. Napangawi na lamang sis narinig. Bigla siya nakaramdam ng hiya dahil siguradong narinig ni Natasha ang sinabi ng kanyang ina. Mama, awat na po muna. Baka tumasa naman ang presyon ninyo. Hinawakan ng isa niyang kamay ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Mababait po sila sa akin ma. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po katulad ng teleserye ang buhay ko na may mata pobreng kontrabida. O siya, sa bagay mukha namang mabait si Balae. Mahigit isang oras ang tinagal nila sa ospital. Nagawa rin ipakilala ni Mara si Natasha sa kanyang mga magulang. Naging madaldal pareho ang dalawang ginang. Kung ano nung topic ang pinag-uusapan nila. Kung hindi pa nakaramdam ng pagkahilo si Mara, tiyak na abuti ng siyam-siyam ang dalawa sa pagkukwentuhan. Sa sumunod na mga araw, nabalitaan niyang nakalabas na si Amaya sa ospital. Hindi na rin niya nagawang bisitahin ang kanyang ina dahil nanatili na siya sa ramay. Sa malapit na hulad na rin siya natutulog at nag-i-stay, sa ating makakaramdam siya ng hilo at antok. Kung pwede lang na 24 oras sa tabi ng urn ni Javier, ginawa na niya. Sa mga lumipas na araw na iyon, wala yatang araw na hindi siya lumuha. Tila hindi maubos-ubos ang luha niya sa tuwing naalala niya ang kanyang mister. Wala yatang sandaling hindi na mumugto ang kanyang mga mata. Pasalamat na lamang siya dahil isipang pagbakasyonin muna ang kambal sa bahay ng mga salandanan. Ang sumunod na isang linggo matapos ang lamay ay tila lalo siya nakaramdam ng kahungkagan. May mga gabing namamalay na lamang niya ang sariling lumuluha. Sa tuwing pinagmamasa niya ang dalawang bata na mahimbing ang tulog, hindi niya maiwasang maiyak. Aniya, papaano niyo palalakay ng mga bata na walang ama? Ilang beses na rin nagtanong ang dalawa kung nasaan ang kanilang ama. Ngunit lagi namang sagot ni Natasha na may pinuntahan lamang na besa chef si Javier. Nahihirapan po ako dito sa bahay ate. Naalala ko si Javier sa bawat sulok dito. Sa mga dumang araw naging komportable siya sa ginang. What's your plan?
Napayoko si Mara bago siya sumagot. Gusto ko sanang iwan mo ng mansyon. Kung yan ang gusto mo, automatiko siyang napatingin kay Natasha. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin pag-uwi namin sa probinsya. Pwede ka sa bahay namin o kaya sa vacation house sa mga Soler. Papayag pa kaya ang papa? Binigyan sa nanginang na masuyong ngiti. Don't worry about him. Ako nang bahalang kakausap sa kanya. Nakalipas ang dalawang araw, nangyari na pag-usapan nila ni Natasha. Sinama niyang kambal. Sumama rin si Tado at ang isa pang katulong. Nagdesisyon siyang sa vacation house na lamang sila titira upang wag na niyang masyadong maabala si Natasha at Florence. Makalipas ang 5 oras sa biyahe, narating na nila ang lugar. Sumalubong sa kanila ang luntiang paligid. Tila ba naramdaman niya ang kapayapaan sa pagdampi ng preskong hangin sa kanyang balat? Hindi lamang siya. Sana'y hindi siya nagkakamali sa pagsama sa probinsya. Maganda ang vacation house ng mga Villa Corda. Isa yung modern bungalow house, may floor to ceiling glass, walang ikalawang palapag, na tamang-tama para makita ang view ng dagat na walking distance lamang layo. Labis yung nagusto ni Mara. Tila ba hindi kumpletong kanyang araw kung hindi siya pupunta sa dagat? Sa tuwing pinapanood niya kasi ang dagat, tila nakakaramdam siya ng kapayapaan. Tuwing dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang balat, tila ba napapanatag siya? Pakiramdam niya tinatangay ng hangin ang kanyang mabigat na dalahin. Umupo siya sa upuang gawa sa kahoy. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa kulay asul na dagat. Tulad ng araw niyang ginagawa na sa kanang 2 linggo na pamamalaging laroon. Kahit papaano'y nabawasan ang kanyang pag-iyak, hindi na katulad noon na kung pwede lang ngayon umiyak siya na umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Nawala ang atensyon niya sa dagat nang huminto sa hindi kalayuan ang isang lalaki. Nasuot ito ng puting sando at summer short. Sakto lamang ang kulay ng balat nito. Hindi maputi, hindi rin naman maitim. Medyo kulot ang itim nitong buhok. Makapal ang kilo nito at tila walang emosyon ng mga mata nito na may malandik na pilikmata. Aristokrado ang ilong nito at lalo pang pinakisig na mapula at tila may umbok niyang labi. Nanayo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Kumurap-kurap siya dahil baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nang duminat siya ay napatunayan niyang hindi siya namamalikmata. Nang humakbang palis ng lalaki, otomatiko siyang napatayo. Kaagad na umuwa ang kanyang labi upang magsalita. Javier! Malakas niyang tinawag ito. Ngunit tila wala namang naririnig ang lalaki. Thunders! Tumigil sa paghakbang ang lalaki. Kaagad din itong bumaling sa gawin niya. Walang sinayang na sandali si Mara. Kaagad siyang tumakbo upang tawirin ang ilang metro lang distansya. Tila naman natuod ang lalaki. Nanatili ito sa kinatatayuan niya habang kulot noo at titig na titig sa kanya. Javier! Maluhaluhan niyang sambit nang huminto siya sa harap nito. Hindi siya makapaniwala. Buhay si Javier. Wala itong kahit anong galos. Buhay na buhay at nakatayo ngayon sa harap niya. Pardon? Bahagyang tumaas ang isang kilin ng lalaki. Buong-buo ang boses itong kay sarap sa pandinig. Pardon ka dyan? Yan lang ba ang sasabihin mo? Hindi ka man namang nagulat na hinahanap kita? Maluhaluhan siya dahil sa labi sa tuwa. Ngunit lalo namang nangunot ang noong lalaki sa kanyang tinuran. Huli ka ngayon. Sabi na kasi, prank lang yun eh. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ginawa yun. Alam mo ba, sobrang na-stress ang kagandahan ko sa trip mo? Biro nito sa kanya upang mawala ang kaseryosohan nito. Ngunit nabigo siya sa kanyang nais. What are you talking about, miss? Huwag mo akong daanin sa linyahan na ganyan, Javier. Humalokip-kip siya at pinaningkita nito ng mata. Aniya sa sarili, alam na nga niyang totoo ngunit tila may balak pa itong mag-deny. What? Nailing ang lalaki. Miss, nagkakamali ka ng akala. Hindi tayo magkakilala. Natigil na naman siya sa sinabi ng lalaki. Mukha kasing seryoso ito. I am Gray. Noon na tila nahimasmasan si Mara. Para siyang sinampal na makailang ulit nang mapansin niya na kulay berde ang mata ng lalaki. I gotta go. Tila pinanghinaan ang tuhod si Mara sa katotohanan. Nang kumakbang pala yung lalaki nagangalang Gray, nakamukhang kamukha ni Javier. Tila natulos siya sa kinatatayuan. Parang sinaksak ang kanyang puso sa mapait na katotohanang sumampal sa kanya. Patay na si Javier. Hindi na niya ito makikita pang muli. Kusang tumulo ang kanyang luha sa realisasyon. Ang tahimik niyang pagluha unti-unting naging hikbi. Tila muli niyang damang labis sa kalungkutan. Tila bumalik sa kanyang pakiramdam na pilit niyang ibinabaon sa limot. Miss! Napangat siya ng tingin dahil sa pagtawag. Nang dumako ang tingin niya sa may-ari ng tinig, bumungad sa kanya si Gray. Walang imik nitong iniabot sa kanyang kulay asul na panyo. Nag-aalangan naman niya yung tinanggap. Hindi naman ako nagpaiyak sa'yo, right? Wala itong kangiti-ngiti ngunit tila malamlam ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Kaagad naman tumango si Mara at mabilis na pinunas ang kanyang luha. Tumayo ka na dyan. Inilahad nito ang kanyang kamay. Tila may sarili namang isip ang kamay ni Mara at dumapo yon sa palad ng lalaki. What's your name, young lady?
Tinulungan niya itong tumayo habang magkahina ang kanilang mga mata. Mara, Mara, bigkas nito. Tila naman naging musika iyon sa pandinig ng babae. Pasensya na sa nangyari, hindi nga ikaw si Javier. Magkahawig na magkahawig kayo pero hindi kayo pareho ng kulay ng mata. Is he the reason why you are crying? Hindi. Mabilis na umiling si Mara. Hindi siya kundi yun nangyari ang rason sa pag-iyak ko. Alright, nagkibit balikat ito. Ilang sandaling napatitig si Mara sa lalaki bago niya nakuha ang lakas ng loob na magsalita. Hindi ikaw si Javier pero sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Tila nag-aalangan siya, pero baka pwedeng payakap? Nag-init ang kanyang pisngi matapos niyang sabihin yon. Hindi niya mawari kung saan siya humugot ng lakas para masabi iyon. Sandaling namayani ang katahimikan, hindi inalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Napayuko na lamang si Mara, alam niya na hindi ito papayag. Ngunit nagulat siya ng marahan siyang yakapin ng lalaki. Tila sa isang iglap, naibsan ang kanyang pangungulila sa kanya mister. Isinobsob niya ang kanyang mukha sa matipunong dibdib nito. Nang kumilos ang kanyang kamay upang yakapin ito, ay tila kusang bumuhos ang kanyang luha. Miss na kita, Javier. Hindi na niya napigil ang sariling napahigpi. Miss na kita. Taha na. Hinagod ng estranghero ang kanyang likod. Ngunit sa halip tumahan, lalo naman siyang iyak. Lalong lumakas ang kanyang hikbi. Tama na, miss. Basa ng damit ko ng luha mo. Tila biglang nahiya si Mara sa narinig. Kakaagad siyang umalis sa yakap sa lalaki. Sorry. Puno ng sinseridad ang mata nitong tumitig kay Gray. Kaagad din niyang pinunas ang kanyang pisngi dahil titig na titig ito sa kanya. Bakit ka ba kasi umiiyak? Pwede kang magsabi sa akin, miss. Kakikitaan ang concern ng mukha nito. Mara na lang. Parang hindi tamang tawagin mo ko ng miss kasi may asawa na ako. Marahan naman itong napatango. Pinilit naman ni Mara ang sariling umiti. Pwede mo akong tawagin, missis. O kung ayaw mo, pwede namang ginang. Ayos lang din sa akin. Ginang na ginang naman talaga ako kasi may mga anak na ako. Oh, you have kids? Ilan sila? May kambal ako. Tapos may paparating pa. Kumaplos ang kamay ni Mara sa kanyang sariling tiyan. Hindi ko nga lang sigurado kung ilan tong nasa tummy ko. Kagad na punta ang tingin ng lalaki sa kanyang tiyan na hindi pa halatang umbok. You're pregnant? Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae. Oo, 6 weeks pa lang kaya hindi pa halata. Umawang amibig ni Gray upang magsalita sana, ngunit natigil siya ng tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niya itong kinuha. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga na makita niya ang caller. I gotta go. I have an important matter to attend. Paalam niya kay Mara kasabay ng pagtipa niya sa decline button ng tawag. Hindi na rin niya hinintay na sumagot si Mara. Mabilis itong tumalikod at tumakbang palayo. Nakalayo na ito ng halos isang lipa nang huminto ito at lingunin siya. Take care of yourself. Napunta ang tingin ito sa tiyan ng babae. And the baby. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Mara kasabay ng kanyang pagtango. Nang magpatuloy si Grace sa paglalakad, wala na nagawa si Mara kundi panoorin na lamang niya ito habang papalayo. Hindi niya alam kung tama bang hilingin, ngunit sa totoo lamang minimithi niyang sana'y muli niya itong makita. Umuwi si Mara na may baong ngiti. Hiling niya, sana'y masilayan niyang muli ang lalaki. Pakiramdam niya kasi si Javier ang kanyang nasisilayan. Naging magana rin siyang kumain ng hapunan. Hindi napalis ang kanyang ngiti hanggang sa humiga siya sa kama. Wag ko na lang titigan yung mata niya. Mahina niyang turan kasabay ng pagyakap niya sa malaking unan. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, gumuhit sa kanyang balintataw ang mukha nito. Ang medyo kulot itong buhok, matatangos itong ilong, tila may umbok nitong labi. Ani niya sa sarili kahit 31 anyos na ito, napakakisig pa rin ito. Gwapo naman ang asawa ko, pinakagwapo sa balat ng earth. Usal pa ng babae. Nanatili itong nakapikit ngunit sumila ang munting ngiti sa labi nito. Nakatulugan na niya iyon at mula nang mawala ang kanyang mister, ngayon lamang siya nakatulog ng mahimbing. Pagising ni Mara kinabukasan, tila punong-puno siya ng enerhiya. Puno siya ng excitement ng marating niyang dalampasigan. Katulad ng mga nagdaang araw, umupo siya sa kanyang paboritong pwesto. Ngunit hindi katulad ng dati, puno siya ng lungkot at pangungulila. Ngayon may matamis ng ngiti sa kanyang labi. Kung noon nasa dagat ang kanyang atensyon, ngayon nasa mga ilan-ilan ng mga taong nasa paligid. Aminado siya sa sarili. Umaasa siyang makikita niyang muling estrangherong kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong mister. Mara! Kaagad siyang napalingon sa pagtawag. Bumungad sa kanyang lalaking nakasuot ng polo shirt na kulay teal green at rugged jeans. Tinirlohan niya iyon ng puting rubber shoes. Alter! Kaagad siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Otomatiko rin nagkanda habang liig niya upang tingnan ang likod ng lalaki. Nasaan ang mga bata? Hindi mo ba sila kasama? Sindo kasi ni Don Flacido ang mga yamang apo noong nakarang araw.
Umaasa siyang sumabay namang ito kay Alder pabalik sa kanya. Hinarang kami ni na Uncle Florence. Nasa bahay nila mga bata. Napatango na lamang si Mara kasabay ng muli niyang pag-upo sa bench. Bahagya siyang nadismaya. Mamaya na pala niya makikita ang kanyang mga anak. So, how are you? Lumapit si Alder sa kanya at umupo sa bakanteng espasyo sa kanyang tabi. Ayos naman ako. Hindi nag-abalang lingunin ni Mara ang kanyang katabi. Nanatili ang tingin nito sa malayo. May pasalubong pala ako sa iyo. Iniwan ko na lang kay Aya. Salamat. Sandali siyang bumaling rito at binigyan ng tipid ng iti. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw. Masyado lang kaming busy ngayon. Si Dada kasi muna nagbamanage sa business si Uncle Javier. Pinilit naman ni Mara na lawakan ang kanyang iti. Ayos lang. Buti nga't nabisita mo pa ako. Babalik ulit ako next weekend, Mara. Ha? Hindi ba't sobra ka lang maaabala niyan? Kahit kailan hindi ka magiging abala sa akin. Gumuhit na lamang ang nahihiyang iti sa labi ng babae bago siya nag-iwas ng tingin. Hindi siya komportable sa ganong linyahan ni Alter kung pwede lang sanang araw-araw kitang nakikita. Sinadya namang babaling sa iba ni Mara. Lihim na lamang siyang napangiwi. Sana lagi kang nasa tabi ko. Bakit pa ganyan ang mga linyahan mo? Para lang ewan. Kumawala sa kanya ang pilit na tawa. Hindi niya may paliwanag ngunit hindi siya komportable sa mga sinasabi nito. Hindi naman iniintindi ni Alter ang kanyang sinabi. Sumama ka na sa akin pa uwi, Mara. Malamlam ang mga mata nitong tumitig sa babae. Ngunit naging dahilan niyon upang unti-unti namang nabura ang iti ni Mara. Umuwi na tayo sa mansyon ng mga soler. Napainig na naman si Mara. Mas okay ako dito, Alter. Kung uuwi ako, lalo ko lang maalala si Javier. Sa House of Gabriel ka na muna tumira. Kitang-kitang pagsasumamo sa mga mata nito. Hindi, Alter. Puro ng pinalidad niyang turan. Hayaan mo kung tulungan kang makalimot, Mara. Sorry. Umiling-iling siya. Pasensya ka na, Alter. Napabuntuhin nga na lamang si Alter. Natahimik siya. Alam niyang kahit anong pilit ay hindi pa rin niya mapipilit ang babae. Mahal mo na ba ang uncle ko? Maya-maya ay tanong nito. Walang dahilan para hindi ko mahalin si Javier. Para siyang sinaksak sa puso sa kanyang narinig. Malaki ang kasalanan niya sa iyo, Mara. Oo, pero pwede namang magpatawad. Tila naman dumoble ang sakit na nadaraman ni Alter sa sinabi ng babae. Ngunit tila naman hindi yun napansin ni Mara. Muli itong nagsalita. Thankful akong dumating siya sa buhay ko. Kung wala siya, wala rin ang kambal. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Kaya naman napayo ko na lamang ang binata. Wala ba akong kahit konting chance? Mahina siyang nagtanong. Puro ng lungkot ang tinig nito. Pasensya na. Mahinang saan nito. Tinatagal na lamang ni Alter ang loob umuwag siyang maluha. Ilang sandali lang ay tumayo na ito sa pagkakaupo. Sige, aalis na ako. Bibisitahin ulit kita sa weekend. Napatayo rin si Mara. Alam niyang nasaktan niya ito at hindi niya sinasadya iyon. Pasensya ka na talaga, Alter. Sincero niyang turan. Naiintindihan kita, Mara. Aalis ako pero hindi ibig sabihin nun nasusukbukuan na kita. Hindi naman nakaimik ang babae sa narinig. Babalikan kita. Liligawan kita at maghihintay ako hanggang sa maging ready ka na. Pero walang kasiguruduhan na may maghihintay ka, Alter. Gusto ko pa rin sumubok. Ayokong dumating ang araw na pagsisisihan ko rin di sapat ang ginawa ko. Nang tuluyang umalis ang lalaki, para siyang nangihinang bumalik sa pagkakaupo. Binagabag siya na naging usapan nila ni Alter. Aniya sa sarili, hindi niya lubos maintindihan kung ano nagustuhan sa kanya ng binata. Isa lamang siyang buyuda na kasalukuyan pang buntis. Papalubog na ang araw. Bakit nandito ka pa? Otomatikong napabaling si Mara sa pinagmula ng tinig. Nangislap ang kanyang mga mata na mapagsino niya ito. Nakasuot ito ng puting v-neck shirt at summer shorts. Kusa siyang natigil na malala niyang katotohanan. Gray, hindi naman pinansin ng lalaki ang kanyang pagkakamali. So tell me, why are you still here? Wala, tambayan ko talaga dito but it's already getting cold here. Aalis na rin ako mamaya, hihintayin ko lang ang sunset. Sandali naman siya nitong tinitigan bago muling nagsalita. Pwede ba kitang samahan? Lalo namang nagningning ang mga mata ng babae sa narinig. Oo naman, halika, upo ka rito. Lumapit naman ang lalaki, tumupo ito sa kanyang tabi. Hindi naman mapalis ang munting iti sa labi ng babae. Habang nasa papalubog na araw ang tensyon ng lalaki, pinagsawa naman niya ang tingin niya rito. Taga rito ka ba? Hindi na niya napigil ang sariling magtanong. Kaagad naman bumaling sa kanyang lalaki. No, bakasyonista lang ako dito. Napatango na lamang si Mara, ngunit muli siyang nagtanong. Matagal ka pa ba dito? Why are you asking? Bahagyang nagsalubong ang makakapal nitong kilay. Wala, ask ko lang. Sandali naman siyang tinitigan ng lalaki bago nagsalita. Well, I don't know. Mahina namang napatikim si Mara.
Pwede bang humingi ng pabor? Gumuhit ang nahihiyang ngiti sa labi ng babae. Name it! Walang kangiting tingturan nito. Inipo naman ni Mara ang kanyang lakas ng loob upang isatinig ang hiling. Pwede bang habang nandito ka, magpakita ka sa akin kahit sandali lang? Hindi nakaimik ang lalaki sa kanyang tinuran. Sa halip na patitig ito sa kanya. Hindi kakikitaan ng kahit anumang emosyon sa kanyang mga mata. Ayos lang naman kung ayaw mo, wala namang pilitan to. Ngunit ang totoo, tila sinaksak ang puso ni Amber sa ideyang ayaw nitong pumayag. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit kailangan niyang hilingin iyon sa lalaki. Alam naman niyang hindi ito si Javier, ngunit sa tuwing nakikita niya ito, pakiramdam niya ang kanyang mister ang kanyang harap. Tingin niya sa ganong paraan ay mababawasan ang pangungulila niya sa kanyang namayapang asawa. I cannot promise, but I will try. Wala pa rin tong kangiti-ngiti. Sa tuwing ganon ang ekspresyon sa mukha ng lalaki, tila lalo niyang naalala si Javier. Para bang ito mismo ang kanyang kaharap? Thank you. Mahinang usal niya kasabay ng pagguhit ng mabay niyang ngiti sa kanyang labi. Tila naman ay hihipnotismong tumiting sa kanya si Gray. Sa hindi mawaring dahilan, tila biglang kumabog ang dibdib ni Mara dahil sa paningitig nito. Nakaramdam siya ng hiya kaya naman agad siyang nagbitiw ng tingin sa lalaki. Umalo naman ang lamunan ni Gray bago niya binaling sa iba ang kanyang atensyon. Tila nalokob na hindi mapaliwanag na damdamin ng kanyang puso. Pareho silang nailang. Parehong napunta sa papalubog na araw ang kanilang atensyon. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Tanging ang ingay na nagmumula sa mga ilan nilang turista at ang turog ng paghampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Nang tuluyang lumabog ang araw, tila nakaramdam naman ng lungkot si Mara. Aniya sa sarili, natapos na naman ang isang umagang wala si Javier sa kanyang tabi. Ilang linggo na rin na nagdaan ngunit ganun pa rin katindi ang hapding kanyang nadarama. Kahit kailan yata, hindi mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Ugong ng kanyang isipan. Hanggang ngayon umaasa pa rin si Mara na sana'y panaginip lang ang lahat. Kung hindi man hiling niya ni sana'y magkaroon ng himala o makasama niyang muli ang kanyang mister. Napayuko na lamang siya kasabay ng pagkakalaglag ng kanyang luha. Nagsimula sa isang patak ng luha, muli yung nasundo ng isa pa at ng isa pang luha. Hanggang sa tila sumabog sa loob niya ang sakit na kanyang nadarama. Yumugyog ang kanyang balikat. Namalayan lamang niya ang pagalpas ng kanyang hikpi. Huwag ka nang umiyak. Naramdaman ni Mara ang paghagod ng mainit na palad sa kanyang likod. Tila ba tumagos iyon sa suot niyang summer dress? Noon na niya nalalang hindi pala siya nag-iisa. Bigla niyang nalala na naroon pala si Grace sa kanyang tabi. Sorry, naaalala ko lang siya. Hindi na iwasan ni Mara ang suminok habang nagsasalita. Kagad din niyang pinunas ang luha sa kanyang bisngi gamit ang kanyang palad. Share ko lang. Alam mo bang nanood kami noon ng sunrise? Yun ang simula ng pagiging komportable ko sa kanya. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Mara. Nanubig ang mga mata nito tila anumang oras ay maluluha ito. Ngunit pinigil niya ang pagturo ng kanyang luha sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mahinang buntong hininga. Sayang lang kasi hindi ko na siya makakasamang panoorin ng sunset. Tila namait ang sarili niyang panlasa sa kanyang sinabi. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Kung alam ko lang na mangyayari yon, sana sinulit ko na lang yung mga araw na kasama ko siya. Sana lahat ng pwede namin gawin na magkasama, ginawa na namin noon. Share ko lang ulit. Nakaramdam naman ng awa si Gray para sa babae. Aniya sa sarili, kung pwede lamang yung mga pag-anang dinadala ng babae, ginawa na niya. Gumuhit ang simpat niya sa mga mata nito. Then, isipin mo lang na ako ay siya. Kaagad naman napalingon sa kanya si Mara. Tila nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa estrangherong lalaki. Isipin mong ako siya para hindi mo na siya mamiss. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin kasama siya. I will play pretend. Sasamahan kita bilang siya. Pwede ba yun? Para namang niloloko kong sarili ko niyan. Kung sa ganong parang gaganap pakiramdam mo, then why not? Thank you. Pinilit niyang umiti.